Eugene, 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 Eugene.
Dyer's turn to ban. Radiant's turn to ban. It is Dyer's ban. It is Radiant's ban. Radiant must choose. Ten seconds. 5 seconds remain. Radiant's turn to pick. Puck! Ten seconds remain. Dyer's turn to pick. Elder Titan. It is Dyer's ban. Wala. Rinig mo ko? 10 seconds remain. Rinig ba ako? 5 seconds. Okay. Radiant's turn to ban. Dyer's turn to ban. Yon. Welcome back, mga sir. Sa Koenix page again, this is our coverage of the DPC. And DPC 2021 Season 2 for the CIS Division. And ang ating game is Hellraisers versus Nemiga. Ayan. Samahan nyo kami magiging kaso nyo for this game. This is Pillage. Dyer's ban. Wala pala akong mic, sorry. Oh, nice crap. Oo nga, pero hindi nakamit sa obs, pero ulitin ko yung sinabi ko. Welcome back sa ating coverage ng CIS Tower Division, mga sir. Hellraisers versus Nemiga, top 1 versus top 2 tayo. Nemiga, although galing silang lower galing silang close qualifier, eh sobrang ganda ng pinapakita nila dito. Currently sitting at top 2 with a 3-1 na standing, habang Hellraisers naman 4-0, wala pa silang talo dito kahit maski isang game man lang. So tignan natin kung sino ba makakapag 2-0 dito o magkakaroon tayo ng game number 3. Paras malakas eh. Paras. Yan, okay na yung cam. Check mo na lang. Yung cam mo? Oo. Sa Discord? Nagyan ko. Yan. Ayan, taka. Loading pa sa akin yan. Sige, ayan, okay na. Goods, lumabas ka na dito. Adjust mo na lang ng konti kasi nakaano ka saan eh. Kasa kanan mo. Adjust. Uso konti sa kanan mo. Pwede ba? O, hindi na kaya. Ayan, goods. Thank you, Village. Pero ikaw, ano basa mo dito sa game na to? Well, alam mo naman ako, lagi naman ako nakadepende sa draft eh. Hindi naman yung basta dahil sa team lang or sa ganito eh, diba? Pero, kung sino yung syempre may upper hand dun sa draft, hopefully ma-execute nila ng maigi. And for Hellraisers, ito. Well, kung titingnan mo kasi, Hellraisers is,
yung team na to consist of somehow may mga magagaling talaga na ano na players, 'di ba? With the resolution. Ayan, tapos andito rin si Zayak, si Kuman, former position 1 din 'yan. So tingnan natin kung actually, ayan Henry first, ba, diba? Actually position 1 siya ulit ngayon eh. Dito sa si HR Kuman. Natin. Oh. Kasi si Resolution mag-o-offline pa rin 'yan dito eh. Mhm. Diba? Tapos yung si Young Gout yung mag-mid diyan. Ang tanong nga eh. Ito nga maganda rin sa ano eh, sa Hellraisers. Para silang ano, team spirit. Kasi para silang hindi natatakot na mag-first pick ng mid eh. Ayan, tignan mo. Naglabas sila agad ng pick na pack. Although pack, pwede pa naman siyang gawing 4 or off lane. Pero most likely siguro mid na tong pack natin eh. Ang nano ko na lang, itong Tiny. Same pwede thing kasi siya eh. Pwede position 1, pwede position 2. Position 1, position 2, tsaka 4, diba? Tapos pwede nila 5 tong Snapfire. So, tignan natin kung ano yung magiging third pick dito na ng Nebiga. Hellraisers, nag-ban sila ng Oracle, Magnus, tsaka... So, kumang Lion, o kaya Rubik. Ganda Rubik dito. Rubik, actually. Pero yun, nag-enchantress sila. Core Tiny na to. Core Tiny yan. Matic yan. Pwede, ang sabi ko nga kanina, it's either mid or ano yan. Mag-mid or magki-carry. Itong si, Tiny. Ooh, faceless void. Faceless void. Yeah. Ginagamit. Ano, ni Kuman. Ginagamit naman nila lagi yan. Faceless void ni Kuman. Pero this time, sana mag-BKB na agad siya. Kasi, wala silang pang burst damage kay Enchantress, ha? Meron silang DPS. Wala rin silang ano. Siguro sa offlaner nila, dun sila kukuha ng ano. Kulang din sila ng ano eh. Damage na papasok inside that chronosphere eh. Diba? Wala sila nung malas na pair na dudura inside that chronosphere. Ano ba? Wala rin silang Lina. Diba? You know, thank you pala. Ano ba? Magandang offlane na lang kasi. Pero pwede pala sila mag-offlane ng Elder Titan. Tapos kumuha sila ng 4 na malikot o pwede magpasok ng damage inside the chronosphere. Pwede silang mag-invoker. Ay, hindi. Hindi. May... Kasi yung offlane nila yung Elder Titan. Nakita na natin yung Elder offlane na Elder Titan ng offlane eh. Pero, hindi, maganda kasi yung Elder Titan sa, ano, sa hard lane. Ay, kaya niya harusin itong dalawang ano niya, katapat niya. Snapper, Snipe Stealer. Diba? Ano sa kanya? Basta madaming madaanan yung Astral Spirit mo, ngangat nga mo yung kalin mo, kahit range pen eh. Oo. Tignan natin. Nemiga nag-ban sila ng Team Burst. So, take nila tong Elder Titan as support. Oo. Mag-4 ata yung Elder Titan. Pero si Zayak yung gagamit. Good ban tong ginawa ng Hellraisers ah. Axe. Madaming pwede magawa yung Axe dito eh. Pwede niya mahuli yung pack, yung Faceless Void. Actually, pati yung Elder Titan eh. Mm-hmm. Tsaka hindi siya, ano, if ever na 4 tong, o 5 tong Elder Titan, hindi matatakot yung Axe sa kanya. Makikipagsuntukan yung Axe sa kanya with a Counter Helix. Kasi may mga nakikita pa rin akong ano eh, 4 na Jakiro eh. Pero, uy. Ah, okay. Binan lang nila dito yung pwede magpahirap kay Lifestealer, which is Timber Soul, pati Razor. Tsaka Timber Soul, oo. Tama, mag-ELC sila rito. Okay din. Ang daming pan-debuff, ah. Enchantress, pan-debuff sa kala, ay, pan-dispel. Tapos, debuff, tapos... Legion Commander din, no? Legion Commander, oo. Yun okay, lang. So, maganda tong pick na to. Pag sa, hinahanap ko yung damage kanina, ito damage talaga, literal. Pag na-chronosphere ka, tapos inap mo na yung buhay mo para ma-carrot ka lang, putik mag-facebook ka talaga magdamag. So, 4 round of Titan. Oo. Feeling ko siya na to. Feeling ko, Hellraisers to. Mas maganda yung draft ng Hellraisers. Para sa akin. Pero ano, may advantage dito yung Nemiga. Pag walang chronosphere dito yung side ng Hellraisers, pwedeng-pwede mag-go yung Nemiga. Kasi tingnan mo, wala silang hinihintay na matagal na cooldown ng skills. Like, yan, Tiny, pwede silang mag-go lang ng mag-go with a Tiny mid, di ba? Wala naman silang ano. Basta magkaroon ng dagger tong si Tiny, pwede na silang mag-go eh. Okay, makakuha siya
magandang rune. Pwede rin siya sabayan mamaya ni LC pag nakuha na rin ni LC dito yung dagger niya. Ang problema, ang tanong, magiging maganda ba yung lane nila? Kasi pag hindi maganda yung naging lane nila, eh hindi nila magagawa yung playstyle nila dito sa ating game. Push sila dyan. Masakit yung katapat ng ano, ng Lifestealer, Necropus, tsaka Elder Titan. Hindi matatakot mga rast tong si Sayak kasi may sustain siya kami yung from that Necropus. Pero, feeling ko Hellraisers talaga, no? Hindi Nigma to boss, Nemiga po to, Nemiga. Nemiga, Nemiga. Nemiga talaga. Oy, Jesse-chan, what up? Galing Shout sa close qualifier mga sir, kaya hindi nyo sila nakita last season. Baka sa CSGO nyo lang naririnig yung Nemiga. Actually, Nemiga narinig ko na to sa CSGO talaga eh. CSGO. And, pero, Jesse-chan, bait lords din yan eh. Shout out sa'yo, boss. Ano? Ano na? Kaso sa Nigma siya nakaano eh, sa Nigma siya eh. Hindi siya sa Nemiga, pero agad mga sir, game number 1 yung Nemiga Gaming versus Hellraisers. Pakilala ko muna rito. Sa may... Wait lang. Medyo naglalag yun. Sa side ng Hellraisers, Kuma nang gagamit ng Faceless Void. Sayak naman sa kanyang Elder Titan. Yangji sa kanyang pack. Resolution naman sa kanyang Necropos and Lil Melon sa kanyang Jakiro. Pillage sa ano tayo, MC Bay. Okay. And for the side of Nemiga, si Chosen One. Uy. Chosen One! Sa kanyang Legion Commander. Incred for his Tiny. Si Kiritich for his Lifestealer. Si, sino to? Si Hellscream. And Hellscream sa kanyang Enchantress. And si Lodin Cakes. Lodin! Si Lodin. Share nyo na yung live stream relax natin. Relax lang kayo dyan mga Lodin. Share nyo na po yung live stream natin mga Lodin. Nawala sa isip ko na ako yung TD. Putik buti na ano ko agad. Nung pinapakilala natin. Ayan nga. Nemiga daw, sabi ni Abby. Di, parang mas malakas yung lineup ng Hellraisers eh. Shout yung you, siguro kung makakasurvive. Kung makakasurvive itong si Lifestealer sa onslaught na igagawin ni ano, ni Necropos tsaka ni Elder Titan. Yan, pwede. Kasi may hirapan talaga siya dyan sa early eh. Diba? Dahil nakakasing ka nung Elder Titan, sasapukin ka ng sasapukin, tapos meron pang Heartstopper yung ano. And then pag nag-level 6, may Reaper side pa, onting HP lang mawala sa'yo, kayang double hit, diba? Bigla ka talaga ano. Bigla ka talaga magpipacebook nang wala sa oras pag na-cut off guard ka dito na sa Necropos na may Reaper side. Pero mid natin, Tiny versus Pac Harassment. Kaya mag-provide ng dalawang hero na to. Mm-hmm. So tingin ko pagalingan lang mag-dota to. Pero syempre kung sabihin natin clear naman ang creep wave, mas malakas niya si Yangji. Kasi mas mabilis yung cooldown ng skills niya kumpara dito sa Avalanche at toss ni Tiny. Tsaka nakita mo in terms of last hits, meron siyang pang clear ng wave. Diba? Or may pang abot dun sa range creep. Which is yung kanyang illusory orb. Unlike Tiny na kapag nakakuha lang ng ballpen o ng lapis, pero resolution, good job by Kiritich ha. Napatay niya sa resolution. Anong skill ni resolution? Dead pause? Hindi. Nakano siya? Goal frenzy? May movements daw? Hindi. Si resolution. Resolution ba? Dead pause. Yung kaya pala matapang. Kasi wala ka pang DPS, no? Nag-overextend siguro, kaya nabigyan siya. Oo. Ano ba kinuha na ito? Minus armor, Indel Shredder. Wala talaga siyang takbo rin sa, ano, sa Lifestealer. Bukod sa mas mabilis yung movement sa kanya ng Lifestealer, may gold frenzy pa sa Lifestealer, kaya may slow din siya. May armor reduction din naman sila rito, si Loading Kicks. Kaya naman sila makapagsabay. Shoutout mga Lodi. Shoutout mga Lodins. Asap na kaya pa nila mga pagsaban. Pero hindi siya nakaka-deny. Pag nag-level 6 itong si Necrobus, medyo mahirapan na sila makipag-harasan dyan. Tamang aras lang dito sa mid. May bote na rin pala si Yangji dyan. Habang loading. Si Loading Cakes.
si Lodi natin. Share nyo lang pala yung live stream natin, mga sara. We're currently watching HR versus Nabiga game number 1 sa ating lower division period. Sarap nun sa Elder Titan. Dami na daanan. Ayun, plus 50 oh. Sige, plus ilan? 50? Plus 50. Level 1 pa lang yan. Pa nag level 10? Ay, nako. Kaya nyan mag ano eh. Kaya nyan mag 120 kasama na yung ano, base damage. Sakit yan eh. Mami, Elder Titan. Pero Kirich dito, cute nung pangalan niya. Kirich. Tapos may emoji pa na ano, na type. Na ubu. 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 Pero Puman. Okay lang naman yung ano niya rito. 14-2 against this Legion Commander na 15-0. Pero masakit din to. Laro ng T1 boss sa bukas. Bukas. Versus Execration ata. Yung kanilang laban. Kung tama ako. Puntahin niya lang. Jack Hero naman dito. Sagot din ba ng katabat ng L? Sino? Jack Hero face. Ayun. Uy. Ang LC. Pero uy. Another kill kay Resolution. Dito. Kung ganyan ang ginagawa niya ni Kiritich. Yun sabi ko nga kanina. Diba? Kaya. Pero ramdam ni ano. Ramdam ni Kiritich yung right click ni Zaya. Medyo may kasi talaga. Pero maganda to sa na start para sa safe lane na Nemig ah. Nabibigyan nila si Necropus agad. Kasi kung hindi nila nabigyan agad dyan, tatapang ng tatapang yung Necropus na yan eh. Tsaka Necropus dito, hintay lang talaga siya. Mag-record trade siya dito, wala nang ano. Hindi niya natutuloy. Wala nang patumpik-tumpik. Naltalis man sana siya kanina eh. Pero ngayon, boots muna, tsaka stats, which is yung threads nga. Uy, ganda rin ginagawa ni Enchantress. Kiniklear niya agad yung small camp dito sa baba ng HR para hindi makapag-pull yung Jack Hero. Pero speaking lang sa baba. Oh, isa na lang yun, oh. Impetus. Sana. Nakapag-sald na, kaya wala out na. Pero, Kirich, grabe. Sinasalo niya talaga, oh. Okay. Hindi rin siya natatakot eh. Alam niyang hindi pa ganun kasakit yung Necrobus eh. Mamaya pa yan eh. Nice. Kala ko din yung malalasad yung Rage Grip na yun eh. Pero tiny rito, spotted niya yung stack na ginawa ni Elder Titan. Which is pinagkukuhanan din ni Elder Titan ng Astral Spirit. So, pwede siya mag-request ng backup mamaya dyan kay Kampi niya. And there's a toss. Sakit na din Shredder. Pakaganda ng ginagawa rin dito nung ano nung safe lane ng Nemiga. So napatay nila eto si Zayak. And delikado pa. Eto si Kuman. Lang. Double kill for Chosen One! Nice ano. Commended item para kay Chosen One. Alam niyang masakit dito yung pinaprovide na magical damage ni Chosen Jack Hero. One! Kaya nag-double na siya dito. Double Bracer. Goods. Maganda to start para sa side ng Nemig ha. Kasi kung magpapatuputol yung gantong pace ng laro natin, pwede silang maggulong na maggo mamaya. Pag nakuha nila yung early Chosen damage. Chosen One! Kasi Chosen One eh, nagising yung dugo ko eh. Ang kitong pangalan nito, you know? The Chosen One. Tapos gamit niya pa LC. Kilala mo ba si Mike si Chosen One? Ay, hindi mo nila sayang. Hindi mo kilala si Chosen One, ha? Buti pa si Axel, narinig ako dito, natatawa si Axel. Pero Zaya, ayun lang, nabigyan si Lodi Cakes. And Kiritich. Again, Resolution, munti ka na doon. Si Aincrad, dinahabon niya ito si Zaya. Pinatulog and uy. Kiritich. Delikado na si Kiritich dun. Buti hindi level 6 yun. Nakakas. Oy! Avalanche toss. And dito na rin si Young G na may gout. Up. Yun lang. Dream coin. Magagamit. May nakakas pa dyan ha? Let's see. Sasabog ataan naman ito ni... Uy! Okay. May avalanche pa? Sabay right click. Tingnan natin. Resolution. Young G still here.
ang sakit talaga nun Lil Shredder. In Civ Solution, 0-3 na ata ito. Napakagandang start para sa Lifestealer. Already with a 3-0-2 na score dito. Yung sa Lifestealer natin. Pangat na rin yung pagkaka-coil dun ni Pac. Wala silang damage na ma-provide dun sa may pagkaka-coil ni Pac. Wala rin kasi mana si Necropus that time and hindi pa siya level 6. So wala pa siyang Reaper Strike na mabibigay habang Sayak. Tamang kulit lang dito sa mid. Makuna din kasi yung Tiny eh. Nakasakay din dun yung Lifestealer kaya... Ay nakita ata na tumawid yung Elder Titan, no? Nakita ata na tumawid. So, op! Chosen One! Oh, sisigaw nito! Dodouble na, dodouble na! Kala ko dodouble na eh. Ah, wala pa duel pala. Level 6 pero hindi mo na duduel. Pero Necropus dito level 6 na. Pwede na nila attempt patayin yung isang Lifestealer sa may top, which is mukhang ito na nga. Gagawin na nila. And again, the Lil Shredder doing the damage. Hindi kailangan ng Scatter Blast. Oh my god, and na-break yung coil. There's the Reaper Sight and finally Resolution. Makakaasi na din. And yung tatlong patay niya na yun. Yung Killing Spree. Bawi na. Oh, tignan mo naman yung respawn time ng Lifestealer, parang mga 15 minute mark na. Diyos ko, 40 seconds. Tapos may double damage dito si Yangji at mukhang masasulit yata nila itong ano, double damage ni Yangji. Mapupush na rin yata nila nitong top, pero... Si Kuman, namatay na naman. Kuman, Diyos ko, nakasolo call dito sa may mid. The Balancer. Nabalance yung pagkamatay kay Lifestealer dun. Nabigyan din si Kuman sa mid, pero... Yangji naman, sulit nila yung double damage dito. Nakakuha nila si Lifestealer sa may top and nakakuha sila ng tier 1 top tower sa side ng Nebiga. Makakabang sayak ng Nebiga dito. Naku. Napatulog niya itong si Tony. Sakit. In Resolution, the Heartstopper aura. Wala. Kailangan nila ng ano? Pag nag-go na sila na nag-go mamaya yung Nemiga, kailangan nilang mapatay itong ano, si Elder Titan mamaya. Kasi malaking problema ito pag sinubukan nila mag-high grounds. Yung Elder Titan, tsaka sa teamfight din. Lalo na, pare-pareho pa naman silang melee. So mas vulnerable sila na makatch nila Echo Stamp dito ni Elder Titan. Pero the Chosen One, inaagaw dito yung farming area ni... Kuman, which is good. Prepared naman sila dyan. Meron silang naka-ready na wards. And wala naman mapoprovide na damage sa kanya sa faceless void kahit may Chrono Spear. Reso sa mid. Pa-cooldown na yung kanyang ano ha? Reaper side. Pero parang ayun, okay. Si Necropus na lang ang magwi-witchblade dito. Tapos si Pac mag-rect na dagger na siya para makaikot siya ng makaikot at makapag-provide siya ng space dito sa faceless void na medyo napahirapan sa may baba. Ayun, kita mo yung last nyo, 48-6 lang. Kasi Lifestealer kasi okay lang kahit ganyan yung life, yung last hit kasi nakatatlo naman siya dun eh. Pero Zayak, ganda nun sa ano pasok ni Lil dito with that ice path, kaso makakasalubong niya si Lodi Cakes. Resolution is here as well. Oh, coil. Kinungahabulin nila. Si Tiny ang nataga. And that right click from Resolution, mapapatay niya rin itong si, ano, si Aincrad. And that's a 2-4-0 para dito sa side ng Hellraisers, mga sir. Ganda rin pagkaka-pick up na item dito ni Elder Titan. Infused Raindrop. Hindi siya na-burst na agad ng isang Tiny Rod. Tsaka, on time din yung pagdating doon ni Jakiro. Mm-hmm. Nabosses niya yung Tiny. Tama lang na mag-Midas. Wala siya. Medyo behind na siya eh. Nahirapan siya doon sa may linya sa baba eh. Mm-hmm. Pwede siya mag-Maelstrom, pero okay din tong ano, nag-Midas din siya. Para kada minuto, meron siyang gold na makukuha. Ira na muna yung ibigay na ito, 160. Okay. Sayang. Sarap nung dating Midas na 200 yung binibigay eh.
Hmm. Ilan na ba ngayon? 180 na lang? 160 na lang, 160. 160? Wala kong check 180. Okay lang, ganda rin naman yung build dati sa ano eh. Sa Faceless Wheel eh, diba? Oo. Minamidas din talaga siya dati. Mga bandang 2019 yata yun. 17 to 18, mga ganun. Ganun. Yung pwede pa rin, yung pwede pa rin offlane. Mm-hmm. Offlane, mga 16, 17. Ah, yun, 16, 17. Si... Sila Samage. Ayun yung mga inabutan ko nag-offlane ng ano eh. Ng Faceless Void. Pero ito. 12 minutes in tower game. Hellraisers, naghahanap sila ng pwede possible pickup dito and mukhang LC na. Boom! Patay na to. And let's see, Chosen One running for his life. Ang ganda ng Chrono plus the dilation. Kaso follow up dun sa likod ha. Kiritich, buhay pa, nakaangkas pa and si Resolution. Siya, binabato ngayon dito ng Mad Golem. SDMP to, sumabog pa yung Infest Resolution. Dalawa silang nagsasayaw dito ni Young G. Hop, Cookie. Again, yung Lil Shredder dun sa likod, ang sakit! FB talaga. First sight. And patay na naman, itong si Aincrad. So, dalawa pa yun, namatay sa side ng Nemig ha. 2-for-1 exchange, favoring HR again dito. Dahil nakuha naman nila dito yung offlane tsaka Tiny. So, good trade na yun para dito sa isang pack. Ang ala, ang ganda rin ng ginagawa ni pack eh. Sinesave niya rito si, ano, si Rezo. Dahil sa pagbablock niya kay Tiny, kaso yun, dahil nga sa pagbabody block niya, siya yung nabigyan. Siya yung Natos, siya yung Nadal Shredder dito ng isang Snapfire. Mid naman dito, hindi nila mapupush to hanggat, ano eh, hanggat hindi nila napapatay si Sayak. Pwede nilang bawas-bawasan, pero yung one time push na gagawin nila sa mid, medyo mahirap. Unless magpa 5 man sila. Elder Titan eh. Okay, bumagal yung facing ng laro, no? Oo. Wala, in-expect ko kasi bibilis yung facing ng laro. Kasi, naging maganda nga dito yung laning ng Nemiga. Kaso, HR dito, nakakapalag sila eh. Pero ito, tignan natin. May dagger na yung Tiny natin eh. Oo. Baka mag-iba na ang story pag nakuha na rito ni Tiny ang kanyang dagger. Same with LC. Pwede na sila mag-smoke dito at sila naman yung humanap ng potential kill dito sa side ng HR. Ayun o. Duel. Si Hop. Duel. Sabog. Mortimer's Kisses. Na-burst pa nila. Uy! Tumatay si Resolution. Ayun, tingnan mo. Good burst, oo. Oh. Coming in front side of Nemiga. Sobrang salot ng Elder Titan. Hmm. Uy, Avalanche Toss. Yun lang. Ganda ng foil. Yang G. Nakaalis. Sumabog na rin yung Earth Splitter and Tiny Hill 4 kasama itong si Chosen One. Cookie dito kay Elder Titan and Zayak will also go down. Lipat sila kay Kuman. Wala pang time walk in 2 seconds. Yun lang. Yun lang, balancer ang kuya mo Kuman. Okay na sana sa kanila yun eh. Para sa HR na nakuha nila yung LC at Tiny ulit. Tapos out na sila kahit na nakuha si Zayak at tower nila. At least makakapag-farm yung Faceless Void, kaso sumami yung Faceless Void eh. Hindi man lang siya nakapag-Chronosphere. Nakakuha naman pa sila ng Tier 1 Middle Tower. So, jungle area dito ng HR eh, open na open na. Wilson Portugal, Sharon Sir, tsaka si Gerald Chuan. Namiga daw yan, kaya papalag. Let's see. Papalag naman talaga. Actually, ganda nga talaga ng performance nila eh. Isipin mo, top 2 sila. Galing siya ng close qualifier. Yung kasama nilang close qualifier na Trident Clan, ayun, nasa dulo. Hmm. Nasa kabilang mundo. Pero Faceless Boy dito, aiming for that SNY. Habang Young G naman, yun. Kaya na din siya, kaya Sanj. Buhay din yan, tsaka status resistance. Ay na rin talaga yung nagiging madalas build ng isang pack pag may mga gantang heroes eh. Like LC and Tiny. Gotcha. Ito yung build ni Tiny. Ay, ko save eh. Ah, mag-heater siya na okay. Mag-heater siya na Tiny. Pero, uy. LC, nagpa-farm lang dito sa may baba. Tier 2 items natin, nagsisilabasan na rin. Medyo passive muna tayo mga boss.
Hintay lang natin dito yung ano. Ah, ganito. Safety lang. Masyok ito lili siya. Hindi na lahat yung buhay na resolution, no? Nag-i-stack kasi yung ano. Yung armor reduction. Armor loss. Tapos naka-medallion. Na-medallion na pa. Sakot talaga nun. Pag nakapag-sonar respawn, mas lalong sasakot yun. Fix damage 95. Meron pa kang talent yun, di ba, na ano? Lil Shredder versus yung damage. Sa 20 yun eh. Ayun o, sa 20. Masakit, no? Kaya pwede... Tapos i-crystallize ka, no? Kaya pwede pa rin siyang i-mid eh. Oo. Actually, nakita ko na yung mid ulit yan eh. Kaso, yung mid na yun, ano siya? Magic na snapper. Space creator. Yeah. First build, Boots of Travel. Pero, Hell Scream. Spotted siya dito ni Elder Titan kasi hindi nila go-go. Na, hindi kasi pwede mag-initiate basta-basta ngayon yung side ng HR eh. Wala pa sila gaanong damage. Oh. Unlike dito sa side ng Nemiga, ayan. Pag na-avalanche tos ka, na-duel ka, may Mortimer cases pang kasama. We'll see. Kuman. Shoutout kay ano? Greg Santos. Ayan. San Mateo daw. Taga San Mateo. Dennis Rule. At saka yung ano, si yung may pangalan na hindi ko mabasa. Naku, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas. May ispatan ka dyan, Kuman. Naku po. Huwag na, huwag kang lalabas. Naku po. Kaso ano, sobrang tagal ang ginagawa nito ni Kuman. Imbis na nagpo-farm siya. Alam niya, alam niya, alam niya. Napop yung smoke eh. Hinarap din nila eh. Kaso, uy, Kuman, ayan na! Lalabas! Huwag kang lalabas! Ay, naku, nag-timebook pa! Patay ka talaga, kaibigan! Nasabi ko nga sa'yo. Nag-timebook ka pa! Well, okay na eh! Kaso, sobrang pangatong ginagawa ni Kuman dun. Naka-idle lang siya dun for a minute, tapos nabigyan pa siya. Sobrang tagal talaga ng farm mo. Habang yung life stealer, kitang-kita naman natin, top of the network, already with the armlet plus DSO. Ginagawa niya rin, sana nag-farm na lang siya sa baba, may vision naman sa ito. Coil, sa dalawa, ang sakit din ng overwhelming odds, and finally, mapapatay nila si Lodi Cakes. Ng bato pa ng lapis, itong si Incrad, lipat sila ng target kay Resolution. Heal bomb. Up. Yeah. Sakot ng life stealer. Oo. Wala, lalaban talaga sila ron. Walang carry yung ano, kabila eh. Kita mo naman, nakitaan pa sila ng stock dito, Diyos ko. Pwede pa kunin ng Tiny tsaka life stealer yan. Ay to, sinisimulan na nila kunin. Oh my god. Balancer talaga yung Void. Wala eh. Hindi ko alam, anong ginagawa niya ron. Nag-idle pa siya sa may top eh. Dapat sa baba na lang siya nag-farm. Kasi ready naman sila dun eh. Pag sinubukan siya pasukin. Ayun o. No? Ayun, kaso kaka-expert lang. May vision sila kanina dito sa may jungle area nila eh. Pero tumutunog na. Naduelo. Chosen one! Ito yung si Kuman. Kakabuhay pa lang na ito. Nakabigyan na naman. Ito lang problema sa HR lately eh. Yung carry nila hindi consistent. Well, Nemiga naman, after nung pick-up, kukuha na sila ng Russian dito. Wala, kahit may spot na ng Elder Tate dyan, wapa kills. Hindi naman kaya contest ng HRN eh. May Desolator yung Lifestealer, may Solar Crest sila. Mabilis lang yung Russian natin yan. May Armor Loss ba dun sa may Lil Shredder ni Loading? Pero ayun, Aegis Advantage na dito na sa side ng Nemiga. Plus 1.5 Nemiga. Plus match winner Nemiga. Diyos ko, all in Nemiga ka. Tingnan natin, maganda yung start nila at mid game nila dito. Ang kailangan nilang nila is makapanalo sila ng at least 4 clash siguro. Para ma-close yung game natin. Wala pa naman item yung carry ng kabila eh. We just see faceless void pero loading, spotted. Yun lang. Tatagalan pa sila sa pag-abod. Yung patay dito yung si Snappy. Kahit pa paano, pambreak ng momento, diba? Oo. Now scream. Pero good lang, kesa yung lifestealer ang nahuli. Paano-paano lang. So, 2 ultimates ang nagamit dito sa side ng Hellraisers. Aha. Habang...
side naman ng Nemiga, buhay pa rin yung tatlong core nila. Pwede-pwede na sila mag-attempt ng smoke dito pagkabuhay nung Enchantress tsaka Snapper. Wala, Saruman. Last time, ganda rin yung Faceless Void ni Kuman. Hindi maganda yung performance. Naku, nahuhuli pa yung pack yata. Di yata dagrat. Nice. Wala na, di na mahuli yan. Cooldown dagger ng LC tsaka ng... Uy, yun lang spotted. Uy. Mahuhuli na to. Kakadagger na ako yun. Nakita pa, di ba? Yun lang, kaso. Okay. Tayo muna kayo dyan, meeting the advance. Pero, uy! Si Hellscream na, buhay pa! Buhay pa nga yun. Nakapag nature sa tendon pa. Oo. And sayang dito uy. Yung skill na ayun ano. Ayun lang. Kataw. Pinalo. Nakuha. Yung pangalan na yun. Pangalan na yun? Pangatlo na yata. 60? So that's 10 tsaka... Pangatlo nga, pangatlo. Oo, okay na yun. Okay na siguro. Huwag na natin problemahin. Pero, ganda. Ang ginagawa rito ng Nemiga. Nababasa nila yung ginagawa ng Hellraisers. Alam nila kung saan naglalaro dito yung Hellraisers, kung saan pupunta yung pack. Kahit, di ba, kita mo, wala naman silang vision doon sa may baba, oh. Pero, naispatan nila yung pack doon. Oo. Habang yung carry nila, Diyos ko, malayo-layo pa to. Nakita mo, hindi siya magdadagger, oh. Ay, mag-BKB. BKB na talaga ito, eh. Kasi, kahit okay na yung ano, eh. Pag na-duel ka, maiwasan mo man lang yung magical damage dito ng Nemiga, okay na mo. Siguro, mabubuhay ka pa, eh. Pero, ma-Elstrom. Mjolnir. Hindi, tingin ko, hindi niya na masyadong kailangan yan. Siguro, BKB, ano ba? BKB ano siguro? BKB... BKB dapat, hindi na mag-Maelstrom, no? BKB MKB? Okay, BKB Skadi para hindi siya ganun kadali mapatay. BKB Skadi siguro. Oh, wala, problema talaga ito ni Faceless Void. Ni Kuman. No, last time, hindi na talaga siya nag-BKB agad. Oo, oh, no. Dito kay LC Commander. Hindi pa kayo. Kala ko. Ay! May lumabas na aswang. Biglang pumangit, alisa na. Yun lang. Ang delikado si Resolution dito. Antayin lang niya mawala yung effect ng Ghost Shroud. Oh, lalaban pa ba siya? Impetus, oh. Double damage yung ano yung tiny. Diyos ko. Pag kinampas ka niya, wasak ang mukha mo. Ned lang siguro magkaroon ng talo. O nga, boss, mukhang ito na yung first game na matatalo yung HR, eh. Lahat. Ang greedy ng item choice ni Faceless Void. May Midas na naman siya, eh. Okay lang siguro kung mag-BKB na agad siya. Pero ayun. Butterfly ang bibuild niya rito. Snapper sa likod. Dami nila din yung defensan. Yup. Game Wizard. 20-13 yung ating score, mga sir. Ayaw niya mag-BKB. Ay, si Moskow mo nila. Ano naman? Salad kayo, Moskow. Kinanong ko, kung pwede siya ano eh. BKB, Skadi na lang eh. Skadi, sabi ko, Skadi din eh. Skadi na MKB. Parang hindi din siya ganun kadali patayin. Habang lifestealer ayun, going for basher. Basher, balak niya mag-casual basher lang tapos iskader it. Pero para sa akin, nagpa-anag-ano dito. Si, ano eh, si Chosen One eh. Chosen One! Going for Agshards pa pala to. Ayun, ina na niya to. Ina. Reverse time book para... Pag namali yung time mo niya eh, pwede na siya makabalik agad sa first 2-1 niya. Katulad nung kanina, di ba, sa may top, nung tumayo lang siya. Pagka time mo niya, na-double din agad siya. Eto, with this, pwede siya makapag-react agad. Makabalik sa pinanggalingan niya. And? Okay, anong ginagawa mo dyan? Tamang bosset lang. Sige na nga, may tao na nga dyan. Pinatunayan lang niya na may tao doon.
Diba? May vision Ultra advantage naman yung HR. Ice spot. Hindi umabot. Oh! Hindi umabot. Ba't ganun o? Sa China lang ata effective. Hindi naman. Ginagamit din naman ng OG to. Nakakapanalo naman sila ng game with this Faceless Void. Tsaka last time napanalo din nila yung ano eh. Yung Faceless Void ni Kuman. Although maraming error pero na-manage pa rin nilang may panalo yung game. Pero let's see, ito, Lionheart Teach. Oo, security teach. Oh? Hindi man na nakakuha ng maski sa yung ano, maski sa yung HR sa mag-tumper sa baba. Wala talaga sila nung pang ano yun, oh. Elven tunic. Nabigan din kasi ng nabigan sa may top si Necropus eh. Kaya hindi siya makapronta basta-basta ngayon. Pagpromonta siya, alam niyang mabibigyan agad siya ng Tiny tsaka LC. Titan's Liver. Nakakuha. Ito si may sumakay ah. May narinig ako sumakay. No. Ah! Foil! Ay, the Chosen One pala. Pero dun sa likod, Hail Scream providing the damage from that impetus. Ay, at patay si Heso. And lumabas na nga yung nakaangkas. Another dual damage. At tapo po, tatlo agad ang patay sa side ng Hellraisers. Naitapon pa si Kiritich dito sa tabi ni Zayak and Ultra Kill. Ultra Kill for this Tiny. Pwede, pwede na sila mag-aggrounds dito with the 4 heroes dead sa side dito ng HR. And actually, pati baba, pwede na lang tunin eh. Pero nakita pa yung ano? Rampage yung... pa nga! Fuck, Diyos ko, nakapag-rampage pa dito yung Tiny natin. Oh labang my god. Grabe naman yung enemy ko dito. GG na. Times 11 yun. May agar yung shard na rin yung LC natin. May oh, free BKB na rito yung mga kampi niya. Gano, galit na siya no. Sa 1.75 para kang may Minotaur Horn. Tatalo na. Tatalo na niya yung resolution. Tino mo. Pwede pa makakulungan. Tapang na rin yung Hellscream. Mga Ice Cream. Hellscream. Ice Cream. Mas mataas yung level niya sana eh. Sa offlane ng HR eh. Tignan mo. Try mo mag-reverse time walk, baka bumalik yung barracks nyo. Mag... diba? E time-lapse mo yung barracks nyo. Time-lapse mo yung diba? Pero mukhang ang aim na rito ng Nemiga is yung next Russia Raiders natin. Parang hindi naman ganyan maglaro sila Razor. Lalo na si Kuman. Siguro nga tama lang na pinalitan to si Kuman nun eh. Nung... Sino bang pinalit? Sino bang naging carry ng ano? Si ILTW, bago humiwalay si ILTW. Kasi si Kuman yung dating ano ng BP, tapos pinalitan siya ni ILTW. And then pinalitan sila ILTW dahil yung Virtus Pro, yung BPP? Mm-hmm. Virtus Pro Prodigy. Prodigy. Uh-huh. Sila yung ginawang main, di ba? Sila save. Ah, sila save. Sila na yung ginawang main, pero wait. Babaliin ni Lola ni Dora. May yung disc. May yung disc. Okay, may BKB pa. Yaman nga niyo, no? Ni Loadings, no? Share niyo naman yung ating livestream, Loadings. Binigyan lang ng ano, ng press the attack. Okay. Akala ko may BKB si Loadings. Kaya may Minotaur Horn. Parang may Minotaur Horn sila dyan. Talon-talon na ang Loadings. Pero ito, tumalon na. Si Incrad. Ice Pot will miss. And should be fine. Hop. Hellscream, Ice Cream, Ustream, ay! Buti na ako pag-duel na, nauna yung Chronosphere, pero walang gagawin si Kuman doon. Duel mo! Joke lang pala. Akay ko, at sakit. So patay dito si The Chosen One, immediately went for his buyback. Pero double kill na naman yan para dito kay Aincrad. Zayak is down, team wipe, and GG will be called. Para dito sa may side ng... So may side ng HR wala, stomp yung game natin. Hindi talaga nila kaka-promote. Talo kasi sila sa laning phase eh. Siguro kung nanalo sila sa laning phase, baka ano, hindi ngayon nakaparuman ng ganito yung Nemiga. Tsaka kulang din talaga sila ng damage inside that Chronosphere. Wala sila ng parang Mortimer Kisses, Laguna Bleed, ganon. Napapasok dun sa Chronosphere natin. Gusto ko makita eh. Last time kasi talaga na nag-Faceless Void sila, ganito rin yung performance ni Kuman eh. Ayun. Magkandini ko dyan, ah. Ha? Nakaronosphere ka ba? Oo pala. Sorry, pinatay ko yung ilaw. Pwede ka magpatay ng ilaw, eh.
Ayun, well, I agree kay Joe dun sa sabi ni Ina. Malabo ang talaga. Slabby yung laro, mas slabby yung laro. Kasi, ako nga, di ba, hindi ako nag-expect ng, na magiging ganito yung ano. Well, we all know how resolution plays. Na-explain ko rin kanina yung on how yung performance ni Kuman before. And dito sa mga ano. Siguro kaya siya binitawan ng BFTS Pro dahil may ganito siyang side. No? Pero, malay mo, bad hair day lang. Game 1 pa lang naman eh, di ba? Pilaj, nung laban nila against ng Tekis, nag-business boy din si HR. Kaso, may damage kasi sila inside Corona Spirit. Kasi ang kasama ni Faceless Boy that time is Darkseer tsaka Lion. So, may finger tsaka yung Iron Shell na pwede mag-provide ng damage, diba? Eh, this game, wala talaga maliban sa may, ano, sa may itong ulti ni Resolution, which is yung Reaper Sight tsaka yung macro pile lang ni Lil Melo, yung papasok doon. Dave Natividad, yan, masagot lang kita, yes, yes. 9 years. So, yan, mga sir, that's our game 1. And waiting tayo din sa second game nito or sa game 2 ng Nemiga vs. Hellraisers. Let's see kung may kuklose ng Nemiga yung game nito in 2-0 fashion. Right? But, ayan. So, bago naman kami sumibat, kayo naman check out PNXBet, mga sir. At mga wala pang account, register na kayo in user code, LuponWXC. So, we'll just take a short break, mga sir. Kami naging cast nyo for this game. This is Pilaj. And this is Sir Mike. And we'll be right back. See you sa game number 2.
And, welcome back, mga sir. Ayan, sa Koenix page. Again, this is our coverage of the DPC 2021 Season 2 for the CIS Division. And Demiga versus Hellraisers. Ayan, 1-7 favor of Demiga. And samahan nyo kami magiging casual nyo for this game. This is Village. And this is our mic. So, game number 2, Hellraisers versus Demiga. Hellraisers, dito tingin ko dapat bigyan nila ng carry si Kuman na go lang ng go eh. O kaya, hindi masyadong ulti-reliant na hero. Tsaka yung kaya talaga, no, tingin ko, like mga Reed King, Terrorblade, mga ganong hero. Yung mga pwede mag-jungle if ever na mapunish man yung kanyang lane, di ba? Para safety lang din. Kasi nakita naman natin yung performance ni Kuman kanina eh. Medyo wala sa wisyo ata maglaro. So, tingnan naman natin dito. Hellraisers, ayan, kinuha na ulit nila yung hero dito ni Youngji, which is gonna be the Ember Spirit and together with Grimstroke. So, pwede na nga nila kunan ng ano to, ng Juggernaut third pick. Then, guys, huwag kayong magana dyan na, ano, na throw or something, di ba? May mga, ayan na naman kayo sa mga patangatangan nyo na, ano eh, patangatangan na haan na haka-haka nyo eh. Huwag nyo ina-high blood si Uncle. Hindi, sinong ta, 'di ba? Sinong tangang website, sinong tangang ano na maglalagay pag naglagay magtumaya ka isang tao ka lang tataya ka ng 1 million doon sa Times 4 ad. Syempre bababa 'yun. Bababa 'yun dahil hindi magwe-weigh in. Ano ba kayo? 'Di ba? Tsaka DPC to, pag nahuli kayo, tapos ang Dota career niyo. Kaya ka nagdo-Dota para meron kang para makapag-secure ka ng TI because TI is the ano eh, 'di ba? 'Yun yung pinaka-tok-tok eh, ng career mo eh. 'Yun yung kailangan mo makuha eh. Pag tumanga ka at nagbenta ka ng laro, hindi mo na makukuha yun pag nahuli ka. Ano ba kayo, di ba? E huwag yung isiping throw. Yung ibang game na nakikita nyo, ibang liga yun. Ito, Valve sponsor event. Valve sponsor event. Okay? Pag kaya hindi ka pwede mo ano dyan. Pag nahuli ka dito, hindi lang kulong abot mo. Di ba? Tapos na po ba yung game 3 ng Excel tsaka DM? Wala pong game 3 yun. Group stages lang yun, mga sir. Yun sa PLX Bet Invitational. Manuel Preyo. Beso ko lang po lahat ng series doon. Nick Chime. Wala na yun. Tapos na yun. Oh, wala na. Tsaka hindi namin kinover yun. Tama, Pilage. Hindi, nakover yun. Nakover yun. Nakover ba? Si Iski tsaka si JB yung nagkakas doon kanina na kapit ako. Kasabay natin. Pero yun sa naghahanap ng game 3 nun, wala pong game 3 yun. Kasi group stages yun, dalawa lang. Okay? Joe Marcoloso, shoutout sa'yo, di ba? Sabi mo lang, sabi ba, sila nang bahala kung mali yung sinabi ko. Di ba? Basta ako, kung ano, alam kong pag natatalo tayo sa bet, medyo umaasim talaga tayo, nagagalit tayo. Di ba? Lalo na yung panalo na natatalo pa. Pero, accusing a team na something na ganun, tapos sa DPC event, Diyos ko po, sobrang kited ng utak kong ganun. Hindi naman kasi talaga may iwasan yung mga wrong calls. Ano na, hindi may iwasan yung... Yung mga wrong calls tsaka misplay talaga sa kahit sa pro team. Kaya... Ako nga, di ba, sabi ko kanina, resolution yan. Oh, kayang-kaya ni resolution yan. Prod na prod. Actually, so, pares nga tayo eh. Ang basa natin doon sa top, mapapahirapan yung lifestealer eh, di ba? Oo. Kaso wala. Nyo, ano nangyari? Kasi nga, 20% of the game, yung draft. Pero yung execution, 80%. And kasi, yung 20% lang nakuha nila, hindi sila mananalo ng 20% lang. Tsaka, Sa taburo nga, nag 100%, hindi tinalo si Eugene eh. Diba? Oh. Binigyan pa yun, naging TD na lang namin. Tignan mo. hindi na sumali sa Ghost Fighter. Bobo ka. Pero ito, huwag niyo masyado kina-high blood yung tito nyo. Tara na. Game 2 na tayo. Tatangkul ko lang yung mga teams kasi, di ba? Ang sarap-sarap mag-Dota, ang sarap-sarap mag-cast ng Dota. Napakaganda ng laro ng Dota. Tapos, isang tangang comment mo na, throw. Pwede mo pa sabihin yan pag mga local tournament lang eh. Oo, ano? O ano, ibang tournament, hindi Valve sponsor. Hindi Valve sponsor, pwede ba? So, Enchantress, Tiny, Lion, Juggernaut dito sa Nemiga. Grimstroke, Ember, Dark Willow, and Ursa. Parang walang masyadong kakombo si Grimstroke dito. Ah. Okay lang naman, Pilage, kasi... Most of the teams talaga ngayon hindi na hinahabol yung ano eh, yung combo ng Soulbind eh. Ang Soulbind, no? Parang ginagamit na lang control. Talaga nila yun as a control. Tsaka malakas din yung ano, safe lane dito ng ano, Grimstroke. Parang kahit sino yung itapat mo may hihirapan. Ayun, no? Ursa tsaka Grimstroke. Inkswell tapos mag...
ano, earth shock, eh, wala ka talagang takas. Ursa, tsaka green stroke. Kakalmot at kakalmutin ka talaga. Lalo na pag silayan yung ano, nakapitan. Yung green stroke ngayon, eh, no? Sobrang ganda ng shard ng green stroke ngayon. Yan. Yung mga nakikita mo rin support ngayon, yung mga sinusulit yung Grim Shard Advantage nila. Pero, ito. In-steel pick pala ng Demigay yung Juggernaut. Kaya, Ursa na rin kinawa ng HR. Ito magandang hero. At, sabi na ba, sabi ko kanina, kung bigyan nila ng ano ng hero si Kuma na hindi masyadong ultra reliant, ito binigyan nila ng hero na hindi masyadong ultra reliant at malakas sa lane talaga. The last pick na naman dito si Chosen One, ha. Chosen One, I'm coming. So mid na to, mid Chosen Tiny One versus Ember Spirit. So tingin ko mas talamang yung Tiny, eh. Mike, research mo yun, ano, Alin. Chosen One, lagay mo 1 hour loop. Pero ito center war runner ang ang magiging pick ni Resolution dito. Ay, maganda to, ha. Sabihin natin ano, mga third item niya Aghanim Scepter, kung maganda naging linya, pwede niya kung ano yun. Third item Aghanim Scepter. Damage reduction kasi. Para silang naka mata, parang tataas yung armor nilang lahat kasi nga, diba, magkakaroon ng damage reduction. Ganun. Maganda yung Aghanim Scepter dito ng center. Lalo na sa isang Ursa. Isipin mo naka-stampede tsaka enrage yung Ursa tapos in-homely slash mo. Baka may damage. Guys, pasensya na kayo dun sa camera. Yung camera ko kasi hindi na sa zoom out. Kaya medyo kita yung noo ko, ha. Ayan nyo lang dyan. Okay lang yan, mga sir. Minsan talaga William Suwaboksan. Shoutout sa'yo. Tsaka yan niya si Joe Marco. Kita natin ang araw. Maliwanag ang buhay. Joke lang. Pero ito, hero ni Chosen One. Ang ganda ng hero niya kanina, LC. Parang suit na LC Commander, yung, no? Suit na suit yung pangalan ng Chosen One. Ano ito, kaya ang, ano? Tank, Underlord, pwede? Tide Hunter. Oh, yan. Ay, hindi. Pwede, parang meron silang pang-only din. Batrider? Mars. Okay lang din, Mars. Para actually good sky Mars dito, eh, kaso na ban na pala. Bin na diba? Ng HR. Mars sana. Galit si HR sinuspend. Para pag nag-stampede pwede kang mag-arena blood lang. Pero ito? Tsaka mobile, naging mobile hero sila rito dahil sa center. Diba? Kasi yung stampede. No? Malilikot-likot sila. Kahit pa paano. Tsaka may control talaga sila. Tsaka maganda rito, yung Dark Willow nila hindi pwede ma-burst down ng ganun lang kadali. Kasi pag natay ni Avalanche Toss, dito si Dark Willow at nakapag Shadow Realm pa siya, eh hindi agad siya mapapatay dito ng Nemiga. Hindi ako pa North, kalbo ko. Ano ka ba? Pag pa North, nakikita mo itong headset ko, dapat nandyan yung hairline kung pa North. Diba? Yung pag ano. Nandito na. Diba? Yung iba nga dito, eh. Pag ano. Kalbo yun. Kalbo. Pero, uy! Si Titas Larding. Titas Wards ang magiging last pick dito. Sasabayan ganda, yata nila ng harap. Ganda naman ang hero niya, no? Ni Chosen One? Ni Chosen One, no? Talagang last pick ka, living up to your name, ha? The Chosen One. Doing his job here. Buti pero, na lang wala siyang kalabang Betty. Tingin ko makakita tayo ng action dun sa baba. Ursa versus Grimstroke. Ay, Ursa Grimstroke versus Lardar tsaka Lion. At it's Lardar tsaka ni, ano, no? Ni Loading Cakes. Yan. Pero no, masap mga loadings. Kailangan lang dito mag-play safe ng Hellraisers pag nag-level 16 Lion. Kasi Lion together with Tiny, sure minus 1 talaga, eh. Avalanche Toss plus the Finger. Mm-hmm. Na pwede nilang gawin dito. Same din yung playstyle dito ng Nemiga. Kung ano yung ginawa nila ng game number 1, pwede nila gawin dito sa ating game number 2 once na may panalo nila lahat ng lane nila ulit. Kaso medyo makokontest na yung lane nila ngayon kasi yung mga heroes ng Hellraisers ngayon is malakas sa lane. Si Kedi pala. Oh, si Kedi din sabi dito ni Sir Nick. Kuya di ang putik, naghanap pa ng pwede ano yun, eh. Pero yan. Game number 1, game number 2 ng Nemiga versus Hellraisers. Tingnan natin kung isasarado na ba ng Nemiga to.
with the 2-0 o Hellraisers mapo-force tira yung game natin into a game number 3. So, Village, pakilala ko muna rito. Sige. Sa may side ng Nemiga, the Chosen One, sa kanyang Slardar, and I'm Crud. Uy, alam ko sa ano to ah, sa Sao to. Sino? Yun din, yung pangalan ng Iron Crud. Iron Crud, Tiny, Kirichi, Kirichi, oh. Sa kanyang Juggernaut, parang Japanese ano eh. Hellscream sa kanyang Enchantress and Loading. Kuya mo Loading sa kanyang Lion. Loading. Oh. Share nyo na yung live stream natin mga Loading para may chance kayo manalo ng BIB. Mga mabibili sa ano. Hellraisers, pero wait lang. Mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Earth Spike agad dito kay Kuman. Two-man stun pa, Kamen and Kai. The Chosen One! At first blood, makukuha yan ni Kiritich. Mapapatay niya itong si Lil. While the Chosen One, eh, mamamatay si Jagger. Hindi pa sila titigil dito. Ang gaganda na naman ng mga Earth Spike and Zayak will fall. Kiritich, iika-ika na. Mukhang kailangan niya ng Kochisin. At yun nga, natalisod. So, wala pang horn. Tuto na agad. Ba't hindi niyo agad sinabing boxing pala yung ikakast namin ni Mike? Oh, meron pa. Ito pa isa. Yun, pa tapos. Pa. Si Loading. Delikado ka saan, Loading. I-share mo muna yung ating stream para manalo ka ng mga coins. Op. Loadings. Napakagandang two-man Earth Spike yun. Pero mamatay pa rin si Loadings nun. Grabe. Killing spree para sa 1 minute start natin. So, pagkakuha ng bounty, may bote na sila. May bote na dito yung Ember Spirit natin. Oh. Eh, no? Parang ano lang, para ka lang support na hindi bumili ng kahit anong item. Oh, tapos, tapos inang time mong mag 675 para makabili ka ng bote. Tapos binigay mo agad diba? Sa mid nyo, di ba? Tapos binigay mo agad sa mid laner mo. Kaso nga lang, yung mid laner mo ngayon, full pack. Mm. Meron kang tatlong, ano, tatlong down ng malunggay. Tapos may tango ka, may perifer, quelling blade, tsaka bote. Ano ba yun? May isa nga pa. May balak yata magtanim itong si Ember Spirit eh, pero yun. Early advantage. Hindi, joke lang. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Loading siya. 0.4 seconds. Killing spree, oh. Ngaga nga eh. Pero yung G, with the bote na meron siya agad dito, so makakabalik agad siya sa lane. Sayang, oh. Kung hindi siya naka-killing spree doon, hindi siya magkakabote sana agad ngayon. Medyo matatakot siya lumasit. Low health siya eh. Ang pangit ng control ng Tiny doon sa mid, ah, ni Inkrad, ah. Kasi kung nakita mo, lahat ng trips niya nandun lahat sa ilalim ng tauren yun eh. Oo. Ng Ember yeah. Spirit. So, hindi masyadong maganda yun. Kaka-XP na nakaka-XP si ano. Pero tignan natin dito kung si Kuman i-redeem niya ba yung sarili niya. Maganda na yung hero niya eh. Execution na lang ang kailangan niya rito. Oh, maganda yung ginawa nila dito. Alam nilang pag pinesto na rin line sa may top, easy kill yun para kay Lily Melon tsaka kay Kuman eh. Kaya ang ginawa nila, in-adjust nila, binaban nila dito yung Lion. Roland Rivera, meron pa ba? Meron pa ba niyang ano? No killing spree in 10 minutes? O minsan-minsan lang nanalabas yan? Kasi nung majors, meron yan eh. Ang dami nag-farm dyan eh. Diba? Nung nakita nila Boss Aluyan, pinarm nila yan eh. Hindi ko lang sure ngayon kung ano eh. Hinahanap ko nga lagi yung multi-kill eh. Katulad kanina, naka-rampage yung ano, di ba? Naka-rampage na itong si Inkrad, si Tiny. Times ano yun eh? Times 11 yun eh. Times 6 ano, sa Ultra Kill. Times 110 kapag double rampage eh. Hindi nila, no? Quinatrain Lion natin. Tamang ikot lang. Kiritich. Diba? Kiritich. Ang kitang pangalan niya eh. Kala mo yun sa mga Japanese na, no? Oh, pero Earth Spike, muntik pa si Zayak dun. Dapat si Zayak, binigyan nila ng Tekis. So kaya mo loading ngayon, nagpa-deny na lang. Loading, Puts lang. Kesa naman umuwi siya, sobrang tagal nung gugugulin yung oras dun sa maglalakad pa uwi, tapos TP pabalik. So ngayon, nagpa-deny siya, eh pwede siya mag-TP sa may mid-refill niya yung bottle rate ni, ano, ni Ember Spirit. Lag ba talaga to, sir? Hindi tayo lag. Baka... Baka sa ilang boss. Oo. Pero kung naka altab siguro si Mike. Si Mike yung nagtitigil natin eh. Hindi ko naka altab, di ba? Oh. Kaya hindi nakakabasa ng chat yan mga sir, si Sir Mike kasi ano, nasa kanya siya yung nagtitigil din yan. And pag nagtitigil, mag-FPS drop. Oh. Yan. Shoutout na rin sa'yo, Jason Kajamat. Yan.
Pero yung mid natin, muntik na ata magkabigayan. Pero si Sayak ah. Mm-hmm. Hindi niya yata nirip, oh hindi niya nirepil yung bote sa mid. Nagtipin agad siya dito sa baba. Dabot mo naman, loadings. Ano ba to? Ah, hindi siya ano. Ay, wait lang. May ring of health na yata itong siya, no? Reso. Pa-deliver na. Ay, para sa Vanguard, yaman. No? Oo. Siguro kung tutuloy niya to mga 6 minutes, meron na siya Vanguard. 6 to 7. Pero di, magbubote muna siya eh. Kailangan niya yung bote para hindi siya ganun kaano. Hindi siya ganun kadali mapatay ng Lion tsaka Juggernaut. Pero what's Juggernaut ah. Lord. Ang build yata ng Juggernaut dito would be ano? Face Boots Smile ano? Maelstrom. Hindi na yata siya po Battle Fury. Eh di naman. Face Boots eh. Mostly pag ano talaga pag nag-Face Boots ka magano ka eh. Ano na resolution? Mag-Maelstrom ka eh. Hindi. Baka mamaya magalit yung center. Ano ba ipapaalo mo ba o ano? Nihirapan ko sa'yo eh. 4-2 ang ating score. Sinong... Uy, si Lil Me Alone. Dapat wala ata tayong YouTube ngayon, mga sir, no? Naka-live tayo sa YouTube, hindi, no, Mike? Alam ko nilive ni Eugene sa YouTube eh. Check natin. Ah, nilive din ba ni, ano? Oh, shoutout sa mga nanonood sa YouTube. Hindi mo naman sinabi na naka-live doon. Ano ba? Tignan ko pa. Hindi, wag na. Ako na lang. Kasi mag-FPS ko dun eh. Ah, naka-live? Oo, 200 viewers. Shoutout dun sa mga viewers sa atin sa YouTube. Hindi na nun sinabi eh. Nabati naman yung mga tropa dyan. Sisilip din ako dyan. Sige, para ma-shoutouts ko ako. Pero, op! Uy, nabuhay pa! Nabuhay pa nga yung ano, alitap-tap. Nakapag-gun pa, Shadow Realm tsaka 1. Well played. Paming from Sayak. Muntik na siya mabigyan dun. Pero, nakakainis talaga kalintong sila yun, you know? Ikuban ka lang ng mana. Ewan ko, naasar ako pag yun yung kalinyo, tapos si Guban ka lang ng mana, wala akong magagawa. Pero si Guban sa top, medyo makati yung impetus, ha? Oo, pero makata rin yung kalmot niya rito. Uy! Tara, nangangati ka pa. Ayun lang! May stun? Magkaroon bigla ng Slithering Crush. Doon natapos. At buhay si... Kyojin Wan! And impetus, ayun. Dito pala sa babae ng matay si Resolution and si Loading Cakes. Ayan. Maganda na naman yung start dito ng Nemiga. Hindi na i-share yung stream ni Loading. Mhm. Ayun. Maganda na naman yung lane dito ni Kiritich. Pero uy, naku, patay din yata siya dito. Wala na siyang ano? Wala na siyang dadaanan. Lang. Wakang 2-0 daw to sabi ng mga viewers natin. Eh, tignan natin. Maganda rin pala yung ano? Mga kinukuhang alaga rito ni Hellscream. Pang damage din talaga dun kay Ursa. Pero another attempt kay Chosen One. Naku, the Chosen One talaga. Nakaligtas na naman. Chosen One! Huh? Impetus, maray ko po. Maray, medyo makot yun. Damdam na ng pamilil ah. Nakakurusibis yun tapos ano ka. Yun, pero Stampede was used. Ah, offensive na pala yun. Kakabila naman. Ako si Loadings. Offensive Stampede. Ang ganda ng ipag dito ni Kiritich. Mamamatay si Sayak. Uy, na-deny! Na-neutral creeps. In Resolution, oh, paabot yung Earth Spike sa kanya. Hindi ako papatay. Walang level 6 si Juggernaut. Kaya pala medyo makati yung ano. Yung impetus, ayun pala yung minamax dito ni Enchantress. Ayan. Ay, teka lang, isushoutout muna natin yung mga tropa ko dito sa ano. Ayan, yung mga tropa natin dyan sa YouTube. Ay, no, si JC Chan. Maayong gabi sa inyo lahat. Fernandez, anong meaning ng CIS? Ano nga uling ibig sabihin nun? Nakalimutan ko rin. Nakalimutan ko yung C, pero independent. Oo. Ano nga yun? Teka. Central yata? Hindi. Nakalimutan ko rin yung meaning ng CIS. Oh, yun lang. Namatay si Loading. State yun dulo eh, alam ko eh. Commonwealth. Ayun, Commonwealth Independent State. Commonwealth Independent States. Yan. Ay. Si 4, ayun, nakita ko si 4. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Tsaka si Joe Babs na nag-aaya ng Atoy's Intudings. Uy, Kiritich! Early TP agad. Mael Lopez. Ayan, Marky, GG.
Shoutout sa inyo. Ayan, wala na akong utang dyan. Uy, Black Rider Adonis. Ayos nga yung pangalan natin dyan. Shoutout sa'yo, pare. Ayan, naghalta-balta ba onte. Pero Rezo, together with Young G, trying to push Chinese this tier 1 bottom tower ng Nemiga. Sabi ng Chinese International School. Hindi, malay mo, may ganyan talagang pangalan sa ano, di ba? Na school. Malay mo lang naman. Hindi natin alam. Pero, eto. Kuman and Lily Melon still doing their best dito sa may top. For sa going for this Battle Fury. Habang si Juggernaut, magpa-Battle Fury din yung Juggernaut natin. Nag-face boots lang talaga siya para madali sila makapatay sa baba. Mas may movement speed siya. Pero, uy. Sayak lang dito sa top. Spotted sila ni Tiny. Wala na. Play safe na lang kay Kuman. Ay, naku, apat-apat to ah. Kaso wala pang finger yung Lion. Mahirapan pa sila pamatay. Naku, ito na. Takbuhan na ah. Sunog. And let's see. Ayun na naman. Namamatay na naman yung loadings ko. Diyos ko po. Mabilis lang nila pinatay yun. Nasayang pa yung rotation ng Tiny tsaka ano rin. Tiny tsaka Lion. Sila pa yung nabigan. Pero the chosen one? The Chosen One! Ay, may sustain naman kami yung from Juggernaut. Juggernaut. Pero ito, lalaban ata si Narito. Oh! Pwede niyang ano to. Kasi din niya na. Omnislash. Medyo... Ayan. 5 man na sila dito sa mid. Pa 5 man push yata nila to mid. Pero kailangan makuha nila to ha. Para masulit nila yung 5 man push nila. Ayun yun. Umalis na yung Juggernaut. Magpa-farm na lang sa may top. Oy, resolution. They will catch this, the chosen one. Mabibigyan. Loading. Loading. Hindi, ay, punakaltukan si Loadings. And stop it. Oh. Wala na takas, wala na takas to. Pero lumalaban sa'yo, ay, may omnislash dito. Ay, hindi nakatalon kay Young G, sayang yun, no? Dito makakas, lumaban. May arcane rune din pala si Enron si Tidy. Kaya mabilis din yung cooldown ng skills niya. Half-blade. Medyo magulo pa yung teamfight natin mga sir. Nag-chacha pa sila. Pero yung dalawang carry naman nila ay nakakapag-farm. So sa carry niyata magkakatalo mamaya. Parehas silang may pwede nang may perse. Ayun o, magka-network lang yata sila eh. O, magka-network nga lang talaga sila. Juggernaut. Ayun, si Young G. Going for Maelstrom na siya dito. Para may sarili din siyang damage. Wala na mag-earn sa kanila, no? Okay lang naman na hindi mag-earn. Earn sino? Sino? Dark Willow? Ay, wala, 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 wala. Okay lang naman hindi mag-earn. Hindi naman ganun ka-need yung earn dito. Pero sa baba? Dito sa baba. Chosen one. Ayun, pinabalik. Balik ka dito sa akin. Terrorize, lumayo ka man sa akin ka lang. And the chosen one is down for the count. Hop. Ito, magandang pick to. Upa, ayun lang. Finger of Death stocks pa yun. Hindi niya nakita. Hindi yata nahagip ng vision nila dun yung ano, yung Tiny tsaka Lion. And that's gonna be a good kill para sa side ng Nemiga. Although nabigyan yung offlane nila, eh nabigyan nila man nila yung carry dito ng HR. Pero Rezo nagtatansyahan daw yung dalawang team sa kaya nga no, kaya nagchachacha sila eh. Hindi nalalang kung lalamang ba sila o hindi. Pero tier 1 top tower dito ng HR makukuha na ng Juggernaut. Napaka-smooth. And habang tier 1 middle tower naman dito ng Nemiga, tamang mirror move lang yung HR dito. Yan. So main jungle area dito ng Nemiga, open na open na. Pwede na mag-farm dyan si Young G and si Kuman. Pag nagka-dagger dito yung Tiny tsaka Slardar, no, suntukan talaga. And speaking dito sa dagger ni Tiny, eh, mukhang may katagalan pa. 500 gold away. Para sa kanyang dagger. Habang si Slardar naman, same din, 500 gold away. Si Young G may Maelstrom na, pa-deliver na lang eh. Habang... Oh. Excuse me. Nabahing ako. Aha. Ano yung wait lang? Oh, okay.
na Code of Defiance ako Vanguard ng Centaur, pero Hellscream may bibigyan niya ata to. Hellscream, ganda naman ng Terrorize doon. And wasak ang ulo ni Hellscream. Mm, si Loading inahabol nila dito, pero mukhang mag-out na sila. Ganda, may... Magaling tumalo niyan eh. Ang maganda rito sa HR, pag nag-go sila, pwede... Kunyari, nag-go sila, tapos nagkamali sila. Kung call nilang mag-out, madali lang sila makaka-out with this, ano eh. With this Stampede eh. Mm. And... Shoutout muna ulit dyan sa YouTube, ha? Sina, ano? Roji Roldan. Ayan, si Rainer Canizares. JC Chan, saan ka sa San Pedro? San Pedro ako mismo, boss. Ayan. Carl Kual, sa ano mas maganda kay Jag? Maelstrom o BF? Depende sa situation, boss. Depende sa situation, boss. Kasi kung gusto mo sumama agad, pwede ko mag-maelstrom na. Mag-maelstrom. Pareho rin naman siya pang farm. Kung gusto mo sabayan mag-farm yung carry ng kalaban talaga, yung parang tingin mo abot ng Super League game, pwede ko mag-battle carry. Oo. Depende pa rin talaga sa trip mo. Oh, pero wait lang ha, Stampede na gamit dito. Let's see. Oh, tigil muna sila. Ayun, kung maganda rin yung... Kung maganda rin yung lane mo, Battle Fury ka. Kung tingin mo, maaga mo makukuha. Pero kung tingin mo, madedelay ng 2 to 3 minutes yung Battle Fury mo, mag-maelstrom ka na lang. Tama. Diba? At least dun sa maelstrom, pag meron ka na nun, kahit papano, may, pwede ka nang tumimfight. Tsaka, diba? Pwede ka sa mga early teamfights. Makapag-farm ka din at the same time. Mm-hmm. Kasi kung Battle Fury naman, kunwari, ang kalaban mo... Let's say, Faceless Void, alam mong mabagal din, ay ano, o kaya PA. Diba? Alam mong mabagal din mag-farm, alam mong kailangan ng Battle Fury. Option mo dun, mamaya pa yung nalaban, pwede kong sabayan. Diba? Or, unahan ko na lang. Oo. Pero depende kaya, rin sa pace ng laro nyo. Kunyari, sobrang... Oo. Sobrang snowball nung dalawang kasabay mong lane, yung mid tsaka top mo. E de, pwede ka mag-maelstrom, sabayan mo na sila. Oo, katulad nito, diba? Ursa, alam niya ang Ursa is magbabattle fury. So instead ng unahan niya, confident siya na sabayan. Ang problema, hindi napupunta sa side ng nimiga yung tempo ng game. Nakukuha ng Hellraisers yung tempo, diba? So, mamaya na lang nila bawian pag nagka-item na si Jagger. Pero speaking of Battle Fury, meron ng Battle Fury yung dalawang carry natin. Si Jagger at saka si Ursa. Pero map control dito, medyo nasa side pa ng HR. Hindi pa makapag-online dito yung Tiny eh. Naghanap pa sila ng time ng Chempa para mag-smoke. Kaso, ang ginagawa kasi ng HR dito, inuunahan nila lagi. Tignan mo. Gumagalaw at gumagalaw sila. Baba naman yung barak nila dito. Let's see. Hellraisers pro meaning ng HR. Hellraisers. Hellraisers. Iyon. Pero ito, Incrad. Spotted nila dito yan with the wards na meron dito yung side ng HR. Ang guling no. May wards pala sila dun. Uy, naku. May wards din sila dun. Hex. Easy burst down. No. Saglit. Guard. Yung Gino. Bug out. Pero ito. Hop. May soul ban tayo nakikita rito. And. Ito. Mahamula pa nila. Nasa kanila na. Pwede na nila tuloy-tuloy ito. Uy, naku. Ay, muna maganda. Pinakamaganda yung ginawa mo ito na iba to. Pak. Isa pang palo. Facebook's mo. Pak! Ay, diba? Ito po. Sakong-sak mo naman yun. Pinumuhon siya ng kritikal well, doon. Well no? The volleyball is doing it. Ito na. Anong gamit niya yun? Human. Nagawang pa yata siya ng stock dito. Pero hindi. Magaw niya ulit. Kaso delikado na yung pesto niya dito ha. Kitang-kita na siya with the corrosive haze. Pero yun. Nagawan ako. Kala ko makukuha niya agad eh. Anong level? Hindi siguro max level yung ano nun. Yung swipe. Ay, hindi. Max level parehas. Hmm. Ito tingnan natin. Hindi niya na siguro pinaroon yung iba. Bagay mo yung Sardar eh. Okay, burst. Pero ito. May narinig akong smoke of deceit pero maagang-agang nag-break. Ay! Naispatan nila si The Chosen One and Zayak na wala ng unstoppable streak. Grabe yung 4 nila dito. May resolution kahit walang nakikita yan oh. Takip na takip ang mukha, oh. Alam niya kung saan siya magbiblink, ha? Gulang ng go, pero Yang G. Spotted yata nila dito. Ano sa kanila ba word na to? Hindi ko makita, eh. No? Hindi sa kanila. Delikado si ano dito, ha? Si Tinay. Tatlo, laban sa isa, make it po. Pero nandito na rin. Ako, yun lang! Ang ganda nga ng decision sa buhay nito niya, no? Ni... Kiritich, no? Tama lang. Mag, ano, Blade Fury.
saglit, tapos lumayo na. Oh, alam niya nga eh. Alam niya hindi nila kaya. Pero habang nangyari yun, pilage, nakakuha pala ng double damage dito si Kuman. At nag-roll siya na siya, Benas. Hindi naman sa kanila yun, ano yun, di ba? Yung vision yun. Oh, hindi nga sa kanila yun, yung vision na nandun kanina. Kay Nemiga nga. Tinapangan lang talaga nila. Maganda to ha. 18 minutes into our game mga sir. 9.50 lang score natin and 5k network lead nandito sa may side ng HR. Tower, parehas lang din naman. Parehas na wala ng mid at safe lane tower dito yung both teams. Pero Lil Me Alone going for Aether Lens. Habang si Sayak, meron na siyang Yul Scepter dito. And Kuman. Ayun, Yasha na. Tapos sa Rezo, may dagger na rin siya dito. Sa idaman na Nemiga, pare-pareho may dagger na rito yung Tiny tsaka Stardar. Pero wait, may narinig ako nagtos. Sino ko po. Ito na nga, bakbakan. Ako, delikado yung Grimstroke dito. One more right click. Lil Me Alone. Patay siya rito, si Lil. The Chosen One is down as well. Kasama niya si Lodi. Uy, napilitan! Omni Slash sa Creeps. Yun lang. And Zayak. Oh, yung Scepter. Tingnan natin pagbaba. Pero Young G is there. Ako, delikado yung Juggernaut dito. Yun lang. Apat ang patay sa side ng Nemiga. Hindi ata maganda yung ginawa ni Juggernaut dun. Diba? Nag-stampede dito si Centaur. Tapos, nag-Blade Fury siya. Tapos, hinabol niya talaga yung Grimstroke. Ayun. Dahil dun, napalalim siya. Nakasalubong niya pa si Zayak. Napilitan siya mag-Omni Slash sa Creeps. Kasi wala na siyang way to dodge this Terrorize eh. Kaya ayun. Nag-Omni Slash siya sa Creeps para lang ma-dodge yung Terrorize. Kaso, nung nag-Omni Slash siya, sa Creeps lang talaga nag-bounce, walang sa hero. And, hindi mo lang tumama sa hero eh, no? Ayun, dun din siya namatay sa pagkatapos ng Omni Slash niya. Hindi maganda yung naging decision ng Juggernaut dun. Nahabulin pa talaga yung Grimstroke. Wala kasi, nabigay na lahat yung Grimstroke eh. Like I said, si Grimstroke yung isa sa mga support na basta mabigay yung Soulbind tsaka lahat ng skills niya, basta mabigay niyan, pwede na siyang mamatay. Kasi tapos na yung trabaho niya eh. Kaya dapat siguro hindi niya naman masyadong hinabol yun. Pero makakapush yung Hellraisers dito. Sa baba. Bukang mapaforce nila ng game number 3 to ah. Oo. And Ursa going for this dagger. Ito naman. Uy, kaya pala kukunat na tong Centaur kada double edge niya. Diyos ko. May ano na, may plus 15% agad strength Aghanim Shard. Okay. Kala ko may Aghanim Shard. Tapos going for Lotus siya, which is good against kay Slardar. Tsaka sa mga pwedeng disable na ibabato ni Lion. Stampede na naman. Lang. Paglalaruan to. Oo, nasa kasaan si loadings. Towers. Pwede na nila kunin na itong tier 1 top tower. Pakonnect na rin yung Ursa dito sa may top eh. Ayan, Ember Spirit already with a BKB. Aga. Pag nagka BKB ito, ang problemahin niya na lang na damage is yung Juggernaut. Juggernaut na lang. Wala talagang uhuli sa kanya. Shoutout pala kay JR Salinas. Pero resolution, tanking this damage. Kita mo umunot biglo. No? Okay, nakabili na pala siyang plate mail. Tapos may essence drink ba? Baka mapatay. Kuman trying to push this tier 2 top tower ng Nemiga habang Young G. Sineperson niya dito si Kuya mo Hellscream. Patay ni Young G dyan. Vision, meron, nandyan. Patay na to. Yung dumating pa si Zayak. Mapapatagal niya. Nakapag-buy the nature's attendant. Tsaka makapag-buy ng enough time. Kaso, mabibigan pa rin talaga. Ayun. Increasing center strength and slowing enemies. Napakaganda. Ng shard dito ng Kuya mo Centaur. Habang Kiritich, tatry niya na lang mag-cut ng wave. Kaso, may ispatan yata siya nung ano. Ay, hindi na. And, cut na lang ng wave. Para ma-push yung baba. Kaso habulin niya ata siya dito. Terrorize. Uy. Sakto to, sakto. Ang control. Naku po. Diba? Stamp. Nakadating na rin si Resolution. Kinaltokan pa. Napakahusay.
na na timing ang boot, hindi umalis si Sayak doon. Maganda sana yung gagawin ni Juggernaut eh. Tatry niya lang ikat yung creeps doon siguro. Ano lang, parang kiklear niya lang agad tapos alis na. Which is ginawa niya naman talaga. Kaso ang ina-expect ko kasing alis ano eh, ikot sabay TP out eh. Hindi eh, gasa pinalo niya pa eh. This is bad. Pinaglaro ko yung tayo, no? Sinunog. Uy, hindi, may tayo na base. Diyos ko, nag-proc pa yung magical damage ng ano, nung Maelstrom. Kaya nga eh, no? Sobrang malas naman nun. Pero, ayan. 24 minutes, 10-23 score natin, 11k network lead sa side dito ng HR and Snowball sila ngayon. Expert na dito yung Aegis ni Ursa, pero pwede pa rin sila mag-force ng teamfight. Baka huli lang sila ng isa, pwede na lang tuloy-tuloy. Aside ng HR. Habang Nemiga, kailangan nilang ma-burst doon dito Ember eh. Para kahit diba, paano, kung naglalaro ka sa Nemiga, ano kailangan mong gawin dito? Kung ikaw yung nandyan, man. Ayun nga, tingin ko kailangan nilang makakakuha ng magandang smoke eh. Tapos mapatay nila Ember. Kasi wala silang, ano eh, ngayon na may BKB na Ember, poproblemahin nila ito pag nag-teamfight tapos buhay yung Ember. Maglalabas-pasok lang sa, sa teamfight? Mangungulit lang yan. Babaliwin lang kayo. Tapos tsaka nyo na next yung Ursa tsaka ano, tsaka Centaur. Actually, kailangan din nila ng BKB eh. Yung dalawang ano, Slardar tsaka Tiny. Ayun, Slardar meron na, yung Tiny yung wala pa. Kasi he will go for this 4-stop. 4-stop? Pero ito. Think na pop yung smoke. Ursa ng... Wala natalon ha? Uy. Ah, ay naku ito. Ayun na, talo na lang. Ganda ng stun sa dalawa. Pero yung Ember Spirit kung pagpasok, yun ang sinasabi natin, Mike. And patay agad dito si Loading. Though wala naman si Kuman. So 2 for 1 exchange. Mabibigyan itong si... Grimstroke and si ano? Ayan. Kailangan talaga nila mauli si ano, and sakto. Ayun, ang ganda. Nabate. Napatay din, nabate. Nadali si Loadings. Ayun yung kailangan nila mahuli nila si Ember ng malayo kay Ursa. Kasi kita mo naman, kaya kaya naman nila Ursa eh. Yung Ember lang talaga pag nakapag-BKB. Ngayon na si Ursa eh mag-go-go sa ibang items, hindi siya mag-BKB. Pwede nila sulitin to. Good combo sa Enigma. Malakas talaga silang minus on, pero what a dodge! And yung Terrorize, hindi yan mag-e-effect dito kay Juggernaut. Well played, Kiritich with the Mount of Dodge. Muntik ka na dun, Loading. Kasi kung nag-connect-connect yan, tingin ko may chance na mabuhay dun si Juggernaut. Pero syempre, di rin natin alam. Saint of nagdadabog oh. Gaga tong nag-comment na ano. Yung Aghanim Shard ni Ursa boss ano, pag kada Earth Shock niya mag-enrage siya ng 1.5 seconds. Ayun oh. Ang kulit nung sinabi sa comment eh. Mga magkakalabot din yung unggoy sa likod. Bale po putek, pero Ursa? Ticket na lang o resibo na lang ang kulang niya para dito sa kanyang basher. Ang dugas ko sa akin. Ako, minus 1. Oh, yun lang, minus 1 sila. Nadali yung kanina ano. Kanina ka pa, sayang. Sulit na sulit niya yung pagkakalagay ng buff ward. Ah, may ko yung damage. Grabe naman yung damage kay Loadings. And buyback will be immediately used. Kailangan ng tulong ni Tinay dito. Yung Nature's Attendant ayaw tumalon doon kay Tiny. And there's the toss. Naku po, nakatakas pa nga. Pwede ka na mag-omni dyan kung gusto mo, pero wag daw pala muna. Andito, enrage na gamit. Kuman. And yay, die back for the Lion. And Kuman, chasing down itong si Kirtich. Kalmot. Mapipilit ako yata mag-omni slash type. Kalmot. Ayun, out na. War! Oh, yun lang. Wala pong, wala na pong game 3 ng Exe boss. Group stage lang po yun eh. Kaya best of 2 lang. Pero ayan, sayang, ganda na sana ng pagkakastart ng Enigma ron na nakuha na agad nila dito yung isa sa mga crowd control ng Hellraisers. Kaso, medyo nag-split yung teamfight nila eh.
si Stardar nag-focus siya sa center habang si Ember naman pinocus yung Tiny, kaya nagkulang yung damage na pinoprovide dito ng Nemiga. Siya sa tingin mo kukuha dito? Kailangan ng BKB na ni, ano, ni Tiny. Aegis advantage, nandito na naman sa side nila. Naku, Grimshard nasa Grimstroke. Solid yun. Parang man sa solid yung Inkswell na ito, Diyos ko. Quick si ay Enchanted Quiver. Kanina maganda yan. Kay Enchantress siguro. Actually, pwede rin kay Tiny. Kasi ang neutral item dito ni Tiny is Faded Brooch eh. Kanina. Hinahabol lang siya ng ano eh, ng Ember Spirit. Kaya kailangan talaga dito ni Tiny is BKB. Kaso hindi eh, mag... Na-damage item pa rin siya with the Daedalus. Maganda naman yung Daedalus. So, pagpasok niya at naging successful naman yung minus 1 nila, worth it yung Daedalus lagi pag ano. Ang mahirap kasi kay Tiny, ang cons niyan pag mid siya, pagpasok niya at hindi niya na-burst down yung gusto niya burst down, madedelikado yung pesto niya. High clouds? Pwede. Patabang talaga sila, may Aegis sila eh. May Aegis pa. This is the best time para dito sa side. Pumasok siya yun. Yun lang. Natinik. Nakapita ng malas. Oo. Last mo sa Dasma ka nga dyan. Nasa Islands pa. Hindi ito na. Nice first stop. Uy. Stardar? Be controlled. With Akai ko po, patay agad, chosen one. There's a toss. Ganda ng terrorize. Terrorize, ang ganda. Patay yung Tiny. Nag-buyback na yung Enchantress, so this might cause them a set of rocks. And hindi naman makakakonnect yun dito sa may mid dahil may tier 2 middle tower pa dito. Yung side ng Nemiga. Pero still, first barracks dito, makukuha ng HR, so yung baba nila dito eh lagi nang mape-pressure ng HR. Ganda. Tsaka kailangan talaga ng BKB ng Tiny. Nadedelikado talaga siya lagi. Hindi siya makaalis pag ano pag nagpumasok siya. Kita mo yung blink niya kanina. Nadedelikado ano, pangit. Kiritich. Hindi niya kasi kaya patayin ito siya eh, Sayak eh. Maganda rito kay Sayak yung ano rin, yung Aghanim Shard. Ay, meron pala. Meron na pala siyang Aghanim Shard dyan, kaya double Bramble Miss meron sila if ever. Solid nyo ano no. So dito na sila pupunta sa mid. Smoke up this hit. Kailangan talaga nila pumikap kasi pag hinayaan lang nila Migrants yung HR, ganun lang ulit yung mangyari. Katulad nung nangyari dun sa may baba ng Nemiga. Kailangan nila makakita ng magandang core. Huwag yung center, mahirap patayin yan eh. Ako, yun lang. Ay, nung delikado na naman yung pwesto niya. Kailangan nila talaga ng BKB. Hirap. May nalaban sila rito, Slardar is down. Buyback, gagamitin na. Nakatay na naman siya. Patay din ata si Tiny. Dahil lang sa mag-blink niya na yun. Nabigyan siya. Kailangan niya talaga mag BKB. Hindi niya pwede tuloy itong ano, Daedalus. Para kahit paano madali siya nakakalis. And Outer Towers dito ng Nemiga. Ubus na. Abyssal Blade isa para kay Ursa. Pwede na sila ulit mag-attempt ng High Grounds dito dahil yung Ursa natin meron pa siyang cheese. Mega kill para kay Yangji. MVP Yangji dito. Kanino ka? Sayak. If ever na manalo yung HR, Yangji Sayak lang ako. Pero uy. Yun lang. Burst na agad si Hellscream. Naku! Dragon na. Ball! Ang hirap nun, Diyos ko po. Isa-isa sila. GG. Tinawag na rito ng Nemiga. And game number 2 makukuha rito ng HR.
mapuforce na lang ating game into a game number 3, mga sir. Well played para sa side ng HR. Hindi rin naging maganda kasi yung item choice dito ni yan eh. Ni Tiny, oo. Nag-4-stop siya. Siguro mas okay na nag-ano na lang siya. BKB talaga. Kasi ang dami pang control sa kanya eh. Bramble Maze, Curse Crown, tinatalo na siya dito ng Tiny. Yung... Well, Soul Blind, papasok talaga sa'yo kahit naka-BKB ka eh. Pero at least, diba, maaalis mo yung Searing Chains, yung Curse Crown, Bramble Maze, yung Hoofstamp Decentor kung nag-BKB ka. Kasi hindi, gusto niya talaga pampalawan na Daedalus eh. Tsaka ano, tingin, maganda sana yung ginawa ng Nemiga na, diba, katulad nung pinapoint out ko ng early game na si Enchantress nilagay nila ron sa lane ni Kuman, ni Ursa. Para hindi easy pick up. Kasi pag silayan nyo nandun, easy pick up siya. Kaso, ang nag-matter naman, doon sa may team fight, wala masyadong magawa yung Enchantress. Hindi kasi siya maka-free hit. Kasi na, namamatay agad yung frontliner nila. Si Lion naman, wala siya masyadong mabigay na damage. Kasi matagal nga yung cooldown ng kanyang finger of death. Tsaka wala rin siyang item. Kasi nga, 5 siya pa na yung ward niya, di ba? Kaya, ano napipilitan din talaga tumulan yung Tiny. Tingin ko kung gano'n, dapat ang ginawa nilang ng Nemiga. Ang pinapauna na lang nila lagi dapat si Chosen One eh. Si Slardar. Kasi si Slardar yung may BKB dapat eh. Siya, no? Nag-initiator eh, no? Pero wala, gano'n talaga. So, pero tingin ko kasi pinag kahit si Slardar yung mauna, kung pa-follow up si Tiny at wala siyang BKB, gano'n pa rin yung scenario eh. Madadamay lang si Chosen One eh. Si Chosen One eh. Sayang. Ang ganda pa naman ng start nila parehas. Kaso, nung as time goes by, mas nakakuha ng momentum yung Hellraisers. Tsaka grabe rin si Yangji. Ginawang bata yung kalaban niya. Tingin mo 16-2. 16-2 yung ano eh, no? Early BKBs din, kaya hindi siya nakakontrol nung Nemiga dito. So, that's it. Yung game number 2 natin makukuha dito ng Hellraisers. Hellraisers. So, waiting na lang tayo dun sa game 3, mga sir. And we'll be right back para dyan nga sa once na lobby is up. Alright, so kami naging caster nyo. This is Viraj. And this is Sir Mike. We'll be right back para sa game number 2. Bye-bye.
Eh. Yon. Ayaw mo salita? Ibay talaga. And, mga sir, sa Queenix page. Again, this is our coverage of the DPC 2021 Season 2. Mm-hmm. And CIS Division Dayo. Nemiga and Hellraisers. Game number 3. Kamahan nyo kami. Kami magiging kasi nyo for this game. This is Village. Sir Mike. Yan. Diba? Tignan natin dito kung Nemiga, matutuwan ba nila tong Hellraisers o Hellraisers sa makakuha ng ating series. Onting, tignan lang natin kung ano yung magiging position nila if ever na, ano. So, if ever na matalo ng Nemiga itong Hellraisers, para sila magiging 1. Kasi magiging parehas ang standings nila eh. 4-1, 4-1. Diba? So, may chance lang Nemiga baka punta ng upper division natin at makalaban nila yung mga tier 1 teams. Diba? Excuse me. Excuse me. Uminom akong vitamins eh. Nakakadry ng skin pero ito. Let's look at the draft dito. Para sa side ng Nemiga, sila naman yung kumuha ng Centaur plus Dark Willow. Which is nakita natin kanina gamit ng Hellraisers at nalaro nila ng maayos. Hindi ko pa nakikita ng reason kung bakit nila kinuha yung Dark Willow ah. Pero Hellraisers kinuha nila dito Grimstroke tsaka Lifestealer. So, eto na agad yung magtatapat sa ano, safe lane natin. Control din, control. Mm-hmm. Control lang. Pero ano, I can see na possible hindi mapahirapan dito si Kuman sa top. Kasi Lifestealer yung gamit niya with a Rage. Tapos si Grimstroke din, di ba? So may chance siguro na baka magdalawang isip pa dito yung Nemiga kung igugo nila yung isang Lifestealer. Pero once na mato position dito si Grimstroke and with the enough levels ni Centaur, pwede nila mapatay ang Grimstroke. Double edge lang kailangan nila, double edge. Pak. Kakaltukan lang nila yan si Grimstroke, madali lang yan. Oo, tama. Inalis na rin pala nila dito yung Ember Spirit na nagbigay ng problema sa kanila kanina. Respect ban lang para dito. Tsaka yung pack. Bata si ano eh. Ginawa kasing bata si... Sino to? Si... Si... Ano? Aincrad. Si Aincrad kanina eh. Oo. Relax ka lang for your ears. Pinagtitripan ko lang si Sir Mike eh. Hindi mo nga ako kilala eh. Sino? Bakit? Ano ba yan? Shout out sa'yo. Huwag ka ng bobo. Taka, hindi ako na eh, sabi na eh. Yung Aincrad na pangalan, iniba niya lang, ginawa niya lang kayo, wala sa Saul lang. Hindi ko kasi nunod ng anime eh. Pero sa Sword Art Online siya. Ah, SW. Hindi ako nanonood niyan, SW. SA, ano. Tinatapos ko nga lang ngayon yung nagmamanga nga lang ako ngayon. Mahirap mag ano? Ang hirap gano, dumaan ng mga oras, mga saro, ang bagal ng oras pag wala kang pag ano, hindi mo magawa yung lagi mong ginagawa na kunyari, nanonood ng anime, nagbabasa ng manga. Ganun. Oh, real talk, easy ka lang, hindi tayo ganyan. Bakit? Sa YouTube ba? Sa YouTube? Hindi ko nakikita yung comment sa YouTube. Ayan, saka si Emir Sander. Shoutout pala sa mga tropa nating nanonood sa YouTube. Wag na kayo mag-away-away dyan, magmahalan na lang kayo. Espadahan ano, talaga. Chug-chug. Before and after kayo dyan, Boss Village. Sorry, ano yun, Ivan Delac. Anong before and after? Ito nga rin masyadong nuggets. Ah! Ako, may nasa isip ako pero ayoko sabihin. Sige, Mike ha. Sige ha. Huwag mo lang ituloy. Pero ako, Rakel. Magiging third pick dito. Nang Nemiga. Which is good. Isa to si Oracle sa mga... Basta makahanap ng magandang position eh. Sure na masasustainan ka at masisave ka lagi sa mga crucial team fight natin. Pero, ayan. Na mukhang Nemiga ready na talaga dito sila sa pagpick ng Oracle. Nagpapaboard na dito yung band nila na Pack tsaka Storm Spirit. Which is pwedeng-pwede agad pasukan si Oracle sa likod. Maganda rin yung Pack against dito sa ano Centaur kaya binan na rin nila. Ribano Blanco. Shoutout sa'yo. Ayan. Buko na pit. Buko na. Diba delikado yun? Easy mga sir. Huwag niyo pagalitan. Naku, buko ng piko parang si... Ay, naku. Oo. Wala.
Ala? Ano yun? Hellraisers! Joshua Bañares. Shoutout sa'yo. Trent Protector. Trent na naman? Pwede naman. This is actually a good hero. Again, center din. If ever na Trent hindi siya ginamit as initiator, pag nag-stamped itong si center, pwede siyang mag-UG. Trent 5 o Grimstroke 5? Tingin mo. Tingin ko Grimstroke 5 to. Together with Lifestealer. Sila naman ngayon. Nag-uurta. Ano oo. So, ang abangan natin dito yung build ni Lifestealer. Tingin ko magiging same to ng build kanina ni, ano eh, ni Kirititch. Mag-armlet desa lang siguro siya. Makunat din kasi yung katabat niya eh. Ooh, with this that profit pick. So, kung yung Ember kanina gangster, ito literal na nag-gangster pag naka, ano, naka-exorcism. Sakto, percentage pa ng buhay niya, kukunat ng kalaban. Ropsy niyan. Pero na, ang kulang nila dito is wala silang pamasok agad kay Oracle. Wala pa rin matinding vessel dito si Lifestealer. Yung mga sasakyan niya para, ayun, di ba? Dagulat effect. Boom, may aswang akong kasama. Ganon. Mars siguro. Pa, wala ay, na rin pa. Laging binaban yung ano? Lagi talagang binaban dito yung Mars. Ano to ha? Last pick ano to? Yun lang, naban pa nga yung Void Spirit. Maganda sana Void no. Spirit against Death Prophet, no? Mm-hmm. Pero feeling ko baka mag-tiny na naman to eh. Tiny ulit, tingin mo? Oo. Pwede ulit, Space Creator naman. Di malabo yung tiny rito. Pero tingnan natin, yung Death Prophet, tingin ko... Tingin ko offline yung gagamitin, offline eh. Tingin ko resolution eh. Oo, oh, ayun yun eh. Yun ang tingin ng Nemiga rito. Kaya so, nag-uban sila ng Void Spirit. Pero hindi, siguro baka safe play lang. Ban ng isang mid, ban ng isang offlane. Yung gagawin nila dito. Diba? Tignan natin. Tide Hunter, ban nyo. Pwede. Pwedeng kasing magandang pick yun eh. Magandang pick yun. Side ng Hellraisers. Tide Hunter, hindi. Malabo. Hindi. Oh, tama. Hellraisers. Oh. Malabo nang mag-underlord tong Hellraisers. Underlord mid? Hindi, hindi. Underlord offlane. Offlane? Medyo malabo na. Medyo malabo yun. Natapat mo no, no? Dark Willow. Ay, no? Ursa at Oracle. Oo. Nangangkat ka rin sila dun. Parehas pa naman sila melee. Siguro, pwede sila mag-slardar. Yung Hellraisers, slardar. Feeling ko, baka yun nga yung iba. Pero 10 seconds na lang yung reserve time nila rito. Ban pa, nasa ban pa lang sila. Naku, nakatulog yata si Rezo. Ayun. Nagban ang Razor. Sakto lang. Counter na lang yung Lifestealer, no? So, pwede pa rin kasi kunin ng Nemi gayon. Mag-Razor mid sila. Feeling ko magta-tiny ulit eh. Tiny ulit, no? Oo. Umay ngayon, no? Tatlong games na tiny ka. Okay lang naman. Si March nga, di ba? Chin? Bench pull? Venomancer? Ban sila ng Kunkka? Kunkka? Ba't sila nagban ng Kunkka? Siguro para ano, hindi ma-X-mark si Centaur. Tsaka hindi rin ganun kalakas sa mid. Baka mag-Wind Ranger yun ni Miga, hindi kaya. Hellraisers. Death Prophet? Against Death Prophet, goods din yun. Oo. Inisip ko, magandang vessel kay Lifestealer eh. Ayun talaga, Slardar. Pero Invoker Games. Ni Young Gout. Ngayon ko lang ulit makikita yung offlane na Death Prophet ah. Same. I'm not expecting that much kasi Ursa yung katapat nila. Ursa Oracle. LC oh, open yung LC. LC, hindi siguro. Pwede sila mag-tiny ulit nga. Oh, tiny. Oh, pwede ulit ano, Wind Ranger. Nisip ko nga Wind Ranger eh. Wind Ranger or ano? Tiny? Tiny talaga? Feeling ko magta-tiny uli talaga eh. Nisip ko kung Templar eh. Parang inano kasi ko pa sa, kung greedy. Kasi sa tiny, madali niya mahuhuli yung Grimstroke. Yung Grimstroke kasi magbibigay ng problema sa Nemiga rito eh. Abad niya, 5 game Storm Spirit ako nga no?
Oh, diba? Tama, tama. Siya yung sabi nun. Yung comment natin, dalawa. Ay, Mark Francis, oh, tama. Tsaka si Raja, nung ano, no, nung major. Finals, nung major, diba? Sipin mo yun? Uma yun. 5 games ka po ulit-ulit Storm Spirit. Para ka nagpa-pub tapos nag-spam ka ng hero, pero Pango. Pango mid. Pango mid. Against Invoker. Pango mid? Invoker? Parang hindi makakaikot ng maayos tong si Pango pag naging nakukombo ni Invoker ng ano to, ng EMP. EMP? Ano lang, tornado oh. EMP lang yan. Kunyari ano, sabihin natin si Pangolier magse-secure siya nung range creep with the swashbuckle. Pwedeng-pwede utilize ni Young Jin at cold snap EMP niya dito si Pangolier para hindi makatakbo. Hindi siya makaikot. Pero nagano pa sila. Tagal nila pumili ng hero. Kuman Lifestealer, I think he will have a great lane dito sa ating game. Oo. Ito na naman tayo sa ano, si Kuman, good lane na naman, tama. Good lane na naman, ha? Pero legit, kita mo na, kita niya naman, in, parang hindi naman, ano, hindi naman ganun kasakit yung katapat niya talaga, Requiro tsaka Center, tsaka isa pa pala, si Anchor dito, medyo delikado rin yung hero niya na Pangolier, kasi, eh, napansin ko dito si Grimstroke, eh. Kailangan niya lang i-ano dito si, si Pangolier, i-solve diba? Sa teamfight at hindi na siya makakaikot ng maayos. Hindi ko rin magets yung Pango, ano? Tsaka, ito ah, ang alam ko kasi, si Trent Protector pag nag, kunyari, di ba umiikot na si Pangolier, naka-Rolling Thunder na siya. Pag nakapag-OG dito si Trent Protector, alam ko mahuhold siya dun eh. Si Pango? Oo. Kasi, nagpipierce through spell immunity yung OG eh. Ang inaalala ko nga, may Grimstroke dun sa kabila. Di ba mga sir? Ayun yung ano, pagkakatanda ko ah. Ano ko doon? 90% sure. Ngayon ko lang din makikita yung matchup na to eh. Trent Protector tsaka Pangolier. Pero ang hirap nito. Para sa Pangolier. Medyo hard game to if ever na hindi sila makasnowball. Hindi ko talaga magets yung Pango. Bakit Pango? Parang... mas chindip nga yung chat. Ano sabi? Oo, diba? Ano sabi? Teka. Nagano eh. Nag-load eh. Ano sabi? Oh, pero mga sir, teka lang, ako pala yung titi na, wala na naman sa isip ko. Ayun. Ano sabi dito, parang Pango kinontra yung sarili, sabi ni Joshua Barredo. Oo nga, oh, diba? Eh, may soul bind eh. Ayun. Ewan ko, pero kalaban ko sarili ko, walang pake sa kritiko ko. Pakinala ko muna rito, sa side ng Nemig ha, the chosen one sa kanyang Centaur. Aincrad naman sa kanyang Pangolier, Kirititch, Ursa, Hellscream sa kanyang Dark Willow, and Kuya Maloading sa kanyang Oracle. Mm-hmm. And for the side of Hellraisers, Lil sa kanyang Grimstroke. Si Zayak, Boris, Trend Protector, Young G, First Invoker. Resolution sa kanyang Death Prophet and Lifestealer. And ni Kuman. Mm-hmm. Gusto ko tuloy makita yung Pango. Parang... pero ano, medyo ano lang, wala pala masyadong disable dito yung HR. Slow lang. Oo, no? Yung parang solid hold lang nila is gonna be that, ano, OG. Yun lang, ultimate overgrowth pa. Overgrowth lang, oo. Ultimate pa, diba? Tapos slow, meron sila. Well, yung tornado, pero ang tataas ng cooldown eh, diba? Pero tingnan natin kung madadala nila yung game natin by those skills, diba? Oo. Lifestealer, uy, na-box out agad. Bawal ka umagaw dito, kaibigan. Pero, run natin, tuto lang naman. Uy. Ano tong invoker? Quasox automatic, diba? Habi na eh. Hindi ka pwede mag-quasox short, sobrang giri din yan. Dalawa kayo magpa-farm. Ang hirap nito, hindi ko talaga yung Pangolier. Maano no? Mahirapan siya. Hindi, parang ito kasi yung part time nung ano, yung part na, diba nga, may, alam mong may ano sa kabila, may green. Diba? Tapos nag-Pangolier ka. Ngayon, paano ka makakasolve, ano? Paano mo ngayon, kailangan dito, mamain niya yung invoker. Kasi pagdating nung mga magagan, mga 5v5 clash. Sobrang dami magagawa nito. Oo. Diba? Sobrang... so parang dito pa lang, makikita mo na namang na agad yung invoker and yung Grimstroke doon sa limahan. Kasi doon sa set of skills nila, diba? Parang
ma-hold mo agad yung isa, ma-minus 1 mo agad. Pero tingnan natin, Tsaka sa lane din eh. Sabi ko nga, 'di ba? Drop lang 'yan, 20% pa lang 'yan. Wala pa tayo dun sa mismong kabuuan ng draft. So, diyan natin malalaman. Pero and no, then, sa leaning naman, ay hindi sinabi yung ano eh, hindi sinabi yung reason kung bakit pinos. Pero ito sa leaning Invoker against Spangler, sobrang laki ng chance na mangyari yung scenario na sinabi ko na pwedeng mabait di mag-swash buckle dito si Pangolier para lang ma-secure yung ano yung range creep ni Yangji, diba? Tapos nun cold snap EMP, normal niya, ubusan niya lang ng mana lagi para di makaikot. Wala na siyang gagawin sa natin tawag dito laning phase. Tsaka Quasix Boker, isa magandang ano rin to eh, hero kasi hindi niya talaga prioritize sa ano, hindi niya prioritize na masit, more on harassing talaga siya dito. Nandito pa lang, nangangalahati na siya eh. Pero, ano to Invoker, malamang to, magka-Quasix to. Quasix talaga. Dito to, magka-Quasix or... Nag-Quas na eh. Mm-hmm. Parang so, magiging yoyo yung ano, yung... Pangolier mamaya sabi rito sa comment. Pagsalitain mo daw si Boss Pillage, para hindi antokin. Alam mo, ito ituturo ko sa inyo guys ah. Kapag kayo, nagka-cast kayo, or gusto nyo maging caster. Dalawa kayo, caster, analyst, 70% of the time, yung play-by-play ang nagsasalita. Okay? So, 30% yung analyst, which is si Mike. Diba? Kaya, kapag nagsalita pa ako na nagsalita dyan, baka hindi nyo marinig si Mike. Ang tawag dyan, bigayan. Diba, Mike? Mm-hmm. Bigayan. Hindi yung ako, kung ako pa yung nag-e-explain nung mga dapat na, di sana, hindi na analyst yung kasama mo, diba? Ang tawag sa akin doon, tambay. Solo casting ka na nun. Diba? Parang sinama mo lang si Mike dun sa, furniture, palamuti. Oo, diba? Kaya siya nandyan is to analyze the game. And then, syempre, nasa kanya yun, hindi na-explain niya sa inyo kung ano yung nangyayari dyan. Then, ako nang bahala dun sa pag-play by. Yun yung tawag dun, bigayan. Kaya yung dapat na kinukuha ng, kung sabihin natin yung aspiring caster kayo, dapat yun yung kinukuha nyo, yung game plan nyo. Diba? Tsaka hindi kayo magsasapawan. Tama si Gerald Chua. Ayan. Okay? Pero mid rune? No, it's just unfair. Water rune. Makukuha. Bote na agad dito si Pangolier. Nag-rec na bote na siya. Hindi na siya bumili ng kung ano-ano pa. Oo. Nag-rec siya eh. Ano lang. Isang set ng Tango lang yata yun. Tapos Quilling Blade. Then, ano agad. Bote agad. Malunggay Perry. Mamaya pa yung lags. Lags. Super lags? Dami. Mo, super lags? Dami. Dami. Tanong mo. Dami. Super lags. Ay, di ba natin Chicken Fighter? Si Chicken Fighter, si Super GG. Diba? Ayan. Pass delete mo na daw Grimstroke bago magano. Yun lang. Wala kasi silang ano eh. Pumasok agad sa Grimstroke eh. Kailangan pa nila nung dagger ni Centaur mamaya. Tsaka maganda lang ang problema lang din ng HR mamaya pag hindi nanalo yung lane dito ni Rezo, wala po pronta sa kanila ng solid. Kaya kailangan HR kung gusto nila manalo yung game, ipanalo nila yung laning phase nila. Yung laning, ba syempre, tama ka dyan. Eh hindi ka naman basta mananalo dyan, mananalo sa game kung, di ba, kung mahina yung laning phase mo. Unless... Malakas kasi teamfight dito. Ay, sorry. Pipyok na ako eh. Malakas kasi teamfight ng HR dito eh. They got the exorcism, the invoker, yung invoker mismo, pang teamfight yung hero nila eh. Tsaka dito si Trent Protector. Ang problema lang talaga nila, yung mga from time to time na stuns or yung solid lockdown, no? Wala kasi silang hard lockdown maliban sa overgrowth na isang beses mo lang magagamit sa isang clash. Ayun yung pwede sulitin ng Nemiga. If ever na medyo napalayo yung paghabol ng HR dahil nga wala silang hold dito, pwede nilang balikta rin yung yung HR, di ba? Yes. Unlike dun sa Nemiga na meron kang from time to time na stun with the center war runner, di ba? Meron kang tawag dito, Bramble Maze, di ba? Meron kang additional control na terrorize, yan. Tapos may fortune's end ka pa. So, yun yung yung difference nung sa hard lockdown sa maraming sa lineup ng Hellraisers. Pero yun, habang ina-explain natin yun, si Zayak, he just drew first blood dito kay
Loading cakes. And speaking of first blood, alam niya naman kasar, Phoenix Bet, yes, our code naman double XP, pero sayak. Sakit na sakit! Ay, Mike, escape mo, Mike, escape mo. Ah, hindi, nakaano talaga yung sa Buren, ayun sa ano? Ah, nasa ano? Ah, sa ops mismo. Ayun, lumilipat-lipat naman sa akin eh. Medyo natagalan lang yata siya sa pag, ano, kay Pango. Masyadong all eyes on Pango, pahit yung observer natin, all eyes on Pango eh. Idol yata. Parang inabangan niya siguro kung ano magiging gala, ano, item dito ng Pango dito natin. Yung item baka, progression niya ba ang mabilis? Ang balak daw dito, i-delete daw yung Grimstroke. Bago gumamit ng SS. Oo, yun. Kailangan sure ka na walang Grimstroke. Pero syempre, if you're playing Grimstroke, play safe ka. Lagi ka magandang, oo, kailangan maganda lagi yung position mo. Nakatago ka sa mga tree lines. Diba? Lalo na ngayon, alam... Lalo na ngayon, Pillage, kasi alam mong ikaw ang kukontrol talaga sa ano, sa mid-hero ng Nemiga. Alam mong malaki yung percentage ng nakasalalay sa'yo para manalo kayo sa teamfight. Wish, aray, aray! Oh, pero ganda nung swashbuckle doon sa pool si Zaya. So, Kiritich. Papatay nila itong si Zaya. That's a good kill dito para kay Ursa. Para hindi niya naproblemahin yung pananalat ng ginagawa ng Trent Protector kanina pa. Inaano lang siya eh, ginaganda lang siya, Leech tsaka Nature's Grass, tapos papalupaluin siya. Boss, palit na kayo, boss. Eh, ba't mo naman inuutusan kami ni Sir Mike? Hindi naman ikaw nagpapasweldo sa amin. Relax ka lang, diba? General Huda, sakto yung pangalan mo. Dami mong alam, kalbo. At least ako maraming alam eh. Ikaw nga wala kang alam eh, diba? Ooh, trash talk yun. Nabited ka pa. Ayan. Easy ka lang dyan. Ewan ko pag ano. Itong mga keyboard warrior eh. Pero, uy. Ren? Papatay niya ata to. Isang palo. Na lang yan. Okay na, pwede na mamatay. Mm-hmm. Kasi makakabal natin yung Booker, ha? Isa pa. Napakahusay. Kaso yun lang. Ay, yun lang. Nashoot siya dun sa ano. Do, okay lang. Wala rin siyang mana. Meron ba siyang ano? Oh, tambay. Wala. Tambay ka muna dyan. Mga 10 seconds. Di lang, matagal pa. Matagal. Mana niya. Diyos ko yun, oh. Tingin mo sino. Mana niya. Eh, kailangan niya 75. Sino mint pa nung camera mo natin? Medyo 20 seconds yan ah. Mababa rin pala yung ano. Mababa rin yung ano, mana regeneration niya. No, kaya nga eh, matagal yan. Eh well, babantayan siya di. Naku, yun lang na sa sobrang ang magbabantay patuloy dito is si ano. Si Ursa, madi-disrupt din yung pag ay, yung courier na nabantay, may boots din yun. May boots at saka ano, clarity, patay siya dyan. Hindi, wait, 61 HP, kaso may tao. Ayun, tinanggalan pa, hindi MP pa. Alam nila? Hindi, tinawanan nila eh. Nagano sila, yung Nemiga na nagahakan wait lang. Hindi ako sure ha. Teka, pre-cam ko muna sandali mga sara. Pre-camera. Hindi ko alam kung kita siya dito kasi high grounds to yun. Hindi naman siya kita eh. Naano lang siguro. No words. Alam lang talaga nila. Na predict lang, oo. Oh. Kasi sakto dumaan din kasi dun sa Lily Melon tapos hindi nakita yung Pangolier eh. Yes. Ang masama doon, nadamay pa yung courier mo na may lamang boots. Andun din yung clarity niya eh, way out niya yun eh. Sana, hindi, tsaka yun nga eh, nagbato rin ng EMPC yun eh, talagang sinecure kung hindi nila mapapatay doon sa taas. Diba? Mag-aano na lang siya. Anong tawag doon? Wait lang, Pillage, hanggang sa top. Pero si Chosen One, dito makikita nila yung Trend Protector and Zayak will fall. Good rotation ha, for Nemiga. Masyadong umasim dun sa ano. Masyadong dumalim sa Zayak. Commit lahat sila nandito. Uy, and lima? Grimstrap yung pabanata nila. Hindi na pumutok yung Inkswell. Change lane na yata to, ipa-force na lang ipush itong top. Kunti na lang din naman yung boy ng tier 1 top tower dito ng HR eh. Napush na rin kasi yung ano, tier 1 bottom tower dito ng Nemiga. Kaya nag-TP na si Kiritich sa top. Sabi ni Nick ay may para daw mas maganda kung nag-tiny na lang. Sabi ko nga eh, di ba? Tama ang tingin eh. Mas ano, kaya niya rin i-solo kung si Invoker sa mid, ayun yung maganda. Kaso wala eh, di natin alam, pro player yan. Baka may balak sila dito sa Pangolier pick. Kaya kinuha niya lang. Pero eh, tama rin yung suggestion niya kasi kapag ang lalambot ng yung Grimstroke kasi magiging problema niya dito eh. So, pansamatalo na niya yung Grimstroke, so avalanche touch na lang eh.
So, yun nga. Hindi naman nila ano, hindi naman nila ipipick yung Pango diyan nang walang rason. Mag-earn dito yung Trent. Actually, earn na. Pa-deliver na yung earn dito ni ano, Trent Protector, habang si Resolution dito tinitigilan yung baba. Oo. And ilan seconds pa ba bago ano, mag-up yung kanyang ano? Mabilis na lang 10 seconds. And 5 seconds. 5 seconds na lang. Pwede din siya sumama rito sa mid eh. Try na rin po siya itong mid tower ng Nemiga. Mike Bonani, sinang nanalo ng game 1? Ang nanalo po ng game 1 is Nemiga. Then game 2, Hellraisers yan. Na-force nila game ng game number 3. Pero lifestealer dito, ayun. Same build nga yung gagawin niya rito. Katulad nung ginawang build kanina ni ano, ni Kiritich. Armlet Desa siya. So, kailangan naman talaga nila ng damage dito. Kasi siya talaga, sa kanya talaga manggagaling lahat ng damage mamayang late game eh. All in sila dito sa lifestealer. For physical damage. Pangolier. Meron siya dito ng invisibility rune. Spotted yung threat ah. Hindi, hindi sa gusto ko namin yun yung tama. Kasi if you understand yung sa ano nung Pango, may green stroke kasi, may hirapan siyang kumilos mami on 5v5 team fights. 'Di ba? Parang minus 1 na sila. Anong sabi nung viewers kanina? Para mong kinounter yung sarili mo kasi meron green stroke sa kabila. Ay, hindi. Anong tawag dito? And nagpangulir ka. And kapag nakapitan ka ng Soulbind, hindi ka makakagulong ng Prilly dahil syempre limited yung movements. Hindi pala tinuloy na, no? Yun yung point doon ng mga nag-comment dyan kanina. Nantayin diba? Daw. Ayan. Pero gusto yun ko lang... Ay, di, sige, ikaw muna. Sige, ikaw. Hindi, ikaw na rin to. Team fight eh. Ah, oo nga, no? Sakto na pala. Pero, oh, hindi, wala yan. Is that? Mukhang... makaka-survive naman yan si Ice Cream Hellscape. Ayan, ito. Ginawa na nga na rin, sinabi ko. Pero gusto ko lang i-point out, ha. Kinancel pala dito ni Trend Protector yung ano. Yung earn niya sana. Kuha sex booker kasi ito eh. Kala ko magdadalawang... So, kala ko magdadalawang... Di ba may mga ganun scenario pila yung may nagdadalawang earn? Talaga. Sa Chinese Dots. Chinese Dots is dalawa sila nag-earn. And then pag mamamatay na, so fast hands na lang, ibababa nila sa backpack yung isa. Let's say, kung si Invoker and si Trent yung naka-earn. Si Bobo ba ni Trent yun? Bobo ba ni Trent yun? Priority siya. Trent yun kasi priority yung sa Invoker dahil kailangan mo ng earn charges. Pero parang, medyo parang waste of time pero kasi kailangan mo ng stats ng ano yun. Kailangan mo sa stats yung, ay sa early game, kailangan may sayang din yung ano yan. Uy. Plus 2 to all attributes, armor, tsaka 1.4 regen. Tapos kung nakakapatay ka naman sa lane mo, diba? Additional sustain and DPS din. Yun. Trend Protector. Ano ko bibuild niya rito? May solar kasi alam ko eh. Ay wala. Naka ano rin, naka Sage Mask din. Ano bibuild nito ng Sage Mask? Oh, okay, pwede mo kasi dito. Paano ba nilang patayin? Mahirap. May hirap ata patayin ito. May Vanguard din na retaliate lang eh. Pero dito sa kabila. Jules. Patay pa rin. Main trap with the Rolling Thunder. Ay, Rice. And ayun oh. Green Stroke. Nandito na. Lumis yung ano. Lumis yung gulong ni ano. Pangolier. Eh, nakita niya. Padating na rin yung Green Stroke eh. No? Sayang dati di na siguro binato yung ano. Binato yung Terrorize. Ito. Pagtutulungan ulit. Hindi tinigilan eh, no? Naku po, ang sakit ko ng hat. Ako kami ng stampede, magagamit din. Zayak pa nga yung mamamatay. In Incrad. With the swashbuckle. Naku po, yun lang. Buti nakaangkas. Taso low on HP. So, mabog na may armlet. Sayang yung purifying flames. Oh, pero makakaligtas naman siya dito. So, kaya mo kuman. Kaso, medyo wrong call yata yun. Inestean nila yung baba, tinintay talaga nila si Chosen One. Hindi pa nila kaya kasi wala pa na, hindi pa naman enough dito yung damage ni Lifestealer para patay na agad ng mabilisan lang si Chosen One. Tsaka na ano rin, na false promise din eh. Uy, hindi na debuff yung double damage. Enrage, still up.
natin. Oh, naharangan. Hindi ice ball. And resolution. Uy, nag-pop si resolution dito ng kanyang ano. Uy, na-yuls. Exorcism. Let's see. Yung Scepter na-cancel yung kanyang TP. But still, yung exorcism nangahabol dito. Oh. And Razors nagahabol dito sa mga members ng Nemiga. And Oracle will fall. Hellscream, Soulbind, dun sa Pangolier. Eh, baka lumipat to. Ayun, lumipat pa nga kay Corsa saglit. Pero mamatay pa rin yung Pango. Sayang. Kala ko makaka-out na yung Nemiga rin kasi nakita mo naman sobrang kulang talaga yung pang-hold nila dito sa mga heroes ng Nemiga eh. Mm-hmm. Kaso, nahahabol sila ni Rezo dun. Nanakot talaga sila sa Exorcism. Buti na kapatid ng tatlo dito yung HR kasi kung hindi, sayang naman yung pop ng Exorcism. Kasi wala silang makakuha ng ano eh, objectives eh. Pero kuman, ayaw niya talaga tigilan si Chosen one dito sa baba. Hindi ko sure kung na-chipihan niya yung ano, yung tawag dito? Yung mid na tier 2 tower. Kasi bigla tayong lumipat dito kay ano eh, kay Chosen one tsaka kay kuman. Hindi no, hindi masyadong umano yung Exorcism doon no. Ay, kasi doon sila natapos mag team fight. Tsaka ano, sa hero din ano, duman eh. Ayun no. Pick up bro. Duman kay ano kay Dark Willow tsaka kay Pangolier. Tsaka that time ano eh, nag fortification din yung ano, yung Nemiga para mapilitan din talaga nilang mapout yung HR. Mhm. Yeah, walang bawas yung ano. Ayun. Walang bawas, di ba? Ito tower, yes. 15 minutes ha, 6-5, wala tayo masyadong maliliit na skirmishes yan, teamfight na malalaki. Nahirapan kumuha ng solid ng ano eh, ng kills talaga tong HR kahit paano eh. Wala, ayun, problema nila eh, wala silang ult. 3 items na si Ursa, no? 3 core items kay Ursa, tsaka 3 core items yung ano, lifestealer or yung invoker, no? Aha. Balagbagan to mamaya. Tingnan na lang natin, Kuman. Still at the bottom lane, they will attempt to push this tier 2 middle, tier 2 bottom tower ng Nemiga, pero Chosen One. Kanino pa ba nila pinanggigigina wala, si Chosen? Tower lang, tower lang. Oo, tower lang. Objective overkill. Lang nila. Binubugaw lang nila si Chosen One para hindi makalapit, pero... Stampede. Nandiyan sa taas ay, ha, yung Nemiga. Pwede sila mag-force ng teamfight ha. May exorcism sila tapos walang stampede yung kabila. Mm-hmm. Pag may, na, ayun, may nakita, sakto. OG. Si Zayak. And then, mayroon pang Spirit Siphon dito. False Promise, magagamit sa sarili. Ganda. Nung Tornado EMP doon. Hellscream in trouble. One more right click. In resolution, we'll be getting a double kill. And hindi pa nila, ano, hindi man lang nila ginamit yung Exorcism doon. OG is enough para mapatay dito yung dalawang support ng Nemiga. So, Roshan is up. Pwede nila kunin yan. With this... that prophet na up yung exorcism or possibly for sa team fight ulit. Ayan. Oh, relax lang kayo. Hindi, ina-explain lang natin sa kanila, di ba? At least para alam nila. Di ba? Kaya nga nandito tayo eh, para bigyan natin ng note. Chosen One? Kailangan ng Destiny Lifestealer para mapatay nila agad tong si ano? Chosen One? Sobrang unat eh. Pero ito na. Nagtambol na si Sayak, I mean si Sayak nga tayo, nasa kanya yung drums, nag-drums na lang siya. Hinala ni Yangji na sa taas nag-blink, sayang. Pero kay Ritich, ala, hindi siya makakapag-Roshan dito. Double damage sana, double damage nga lumabas. Kasi hindi siya makakapag-Roshan eh, may alam niya nun, alam ng HR. May Forge Spirit na iniwan si Invoker, ito na, ready na sila dito. Invoker, TPing at the middle tower. Kukontest nila to, Sunstrike. Nice pata, yung Sunstrike. Yan na, makaka... Importante kasi sa uwang sa itong person eh, no? First Russian, magkakabangan na sila dito. Kasi alam nila may double damage yung Ursa eh. Nakita mo yung build na resolution? Masa ba? Oh, Ghost Shroud. Oh, naka ano kasi, na, yung Pangolier kasi naka-diffusal. Good siyang Ghost Shroud. Eternal, Eternal Shroud. Ay, go yeah. Shroud ulit. Eternal Shroud pala. Si Ludin? Sunstrike for Vision. Hindi na tama yung Sunstrike. Pero si Lodi Cake, si Ludin. Nakakuha siya dito ni Rezo. Nagkakaroon ng momentum si Resolution dito ha. And mukhang mag-Russia na sila ngayon. Ano? Wait lang, titignan ko muna kung makokontest na ng Nemiga. Exorcism is pop, so hindi na wait, siguro yung... Wait, hindi na siguro na... Mahirap ha? Pag kinontest nila ito, mahirapan sila. May Exorcism eh.
Ayan, may narinig na akong Rolling Thunder. Gumulong na nga etong si Incrad. Let's see, sinagasaan ng dalawang beses etong si Resolution. Grimstroke, pero... nandun na sa diba? Even etong si, ano, Centaur, pero yun uy, lang. Uy, wala ko mga! Ay, naku! Muntik na. Muntik na lang ka. Mumuntik pa sinantamaan nung stun nun. Nung nagdabog yung Centaur doon in Resolution, another kill for him. Napatay nga si Chosen One. Ano? Elatch, pwede ba sandlit lang? Pahilang, hindi ko na mapigilan eh. Salamat. Muntik na yun. Kung nagkataon na, hindi ko sure kung naka-rage si, ano nun ah, si... Lifestealer nun. Pero kung tinamaan sila nung stun nun, makukuha pa, maaagaw pa. Ni Chosen One yung Aegis. Nako. Pero yun na nga, first Aegis of the game, may nasecure yan ng Hellraisers. Incrad, again, ipa-farm niya na lang din muna to since naka-defusal and ano siya? Defusal and Orb of Corrosion. Dragon Skill. Nandito kay Resolution again. Oh, Gil. Sunstrike. Natama. Hindi ganun kalaki yung damage since hindi Exhort type. Zayak. Ang makakasecure ng kill na yun. Yun lang, nag-collapse bigla yung Nemiga. Pinaisa lang talaga. Yun. Huh? Nailabas ko rin ng sama ng loob. Hindi ko na mapigilan eh. Pero si Kuban dito sa mid. At hindi na kukula din si Kiritich. Pero Lifestealer dito, malapit na ang kanyang Desolator. Pero Nemiga, medyo delikado yata yung gagawin nila na to. Hindi nila kaya mang minus 1 agad. Medyo mahirap. Pero, Hop ba? Hop, let's see. Their Rise dito kay Invoker. Ayun lang, sa pool, kitang-kita. Ni Hellscream. Pero Chosen One, nandun pa rin siya sa gitna ng labanan. Na silence, nakapitan siya ng Phantom's Embrace. 1 versus 3 ang labanan. Naku, yun lang, walang malakas sa tatlo. Lalo na kung Lifestealer yun na sa harap mo. Nakapag-react pa yung kakampi niya. Oo. No. Wasa, may BKB na, pwede silang lumaban dito. Pagkabuhay ng dalawa. Pero tingnan mo yung ward spots, oh. Grabe yung ward spots nung ano. Nung Nemiga, no? Sobra. Sobrang defensive, no? Wards yung ginagawa nila dun sa Triangle Camp. Magkadikit lang, ano? Isa sa cliff, isa sa may river, top river, at saka... Oh, meron pa dun sa may, no? Sa may mid-banda. All eyes on Roshan talaga. Tsaka sa mga possible pumasok sa Triangle Camp nila. Kaso, meron din namang nakalusot dito na deep wards yung side ng HRI, no? Lane wards. Mm-hmm. Dinanan ni Kuman. Pero wala magagawa yung wards nyo kung hindi nyo kaya lumaban sa teamfight eh. Oo. Wala, tamang defensive wards lang. Nakikita nyo lang kung may tao o wala. Netflix and chill. Tinitignan nyo kung paano mag-farm yung kalaban. And let's see kung mga de-reward nila yan. Oo, pero Kuman? Trying to push this tier 2 top tower and baka makukuha naman nila. Kasi Ursa dito sa baba ah. Spotted ni Sayak. Ayun oh, bilis na lang mag-react ah. Uy, nakita. Yun lang. Oh. OG mo. Huh? Ah, 3 lines. Fortune's OG. End lang. Hindi okay, na nag-OG. Yeah. Napatay din pala si ano? Young G sa mid. Hop. Oh. Exorcism, magagamit. And Chosen One. Uy, may terrorize. Karang dami nila doon sa no? And nice solution yun lang, napatay siya, same as Kuman, and apat agad ang patay dito sa side ng Hellraisers. Patay. Ito na ba yung inaatay natin? Oh! Lifestealer, na-stun, na-disarm, aray ko po, nakakutungan. Ang ganda ng ginawa ng Nimiga doon. Medyo napapangat yung personal doon. Tsaka na-hold din sila nung Stampede eh. Nice daw talaga dito yung side ng HR. Wala rin masasakan si Lifestealer para makaligtas siya. Nagtuloy-tuloy po yung pagkakapatay nila ron. Kaya sana nila ano eh. I-turn around yung ginawa ni Kiritich dito sa may triangle camp nila kanina. Kaso nabigyan si Invoker sa mid. Kaya hindi na rin pala kinimit ni Trend Protector yung kanyang OG. Pero with this na... Nabuhay na kalamangan. Pabuhay na ulit yung ano, yung Lifestealer. Pwede, ano, pwede nila ulit iangat yung kalamangan by smoke. Kumuha sila ng minus 1. Tapos si Death Prophet, tamang pressure mo na ulit ng lanes, which is yung ginagawa niya kanina.
La, pag na-corner ka talaga ng Nemi ka, wala nang galawan eh. Solid, solid disable sila eh. And let's see. This Pangolier, ha? Ang dami ng item nitong Pangolier. Masakit na rin sa team fight yun. Ang dugas pa naman ng ano, no? Ng Orb of Corrosion, no? Pero... Mulusot yan dun sana eh, no? Sa Swash. Oo. Naku, aray ko po. Yun lang. Sabog agad. Ursa dito, may 8 seconds BKB na rin siya. Mm-hmm. Pwede, pwede sila ngayon lumaban. And ito na nga. Si Hellscream. Naka-smoke. Naku, spada siya Lifestealer. 2 minutes and 30 seconds pa dun sa next Roshan. Tapos, baka mga another 1 minute pa. Mm. Baka, depende. Random kasi yun eh. Yun sa pangalawa, no? Mm, random talaga eh. Pero Yangji dito, BKB na ba siya? Ay, pa-BKB pa lang. Resibo na lang din ang kulang niya. Dark Willow. Wala sila, wala sila may ispatan. Uy! Uy, stamped committed! Stampede, magagamit. Para makapag-out sila. Goods na yun. Naku, medyo stamped. Kaya ngayon, uy, double smoke. Medyo miscopio. Yun lang. Nagmadali mag ano, no? Mag-SOD. Ay, may nahuli na. Hellscream. Yule Scepter. Inkswell. The Silence. Uy, another Yule Scepter. May Sunstrike dyan. Eh, mukhang makakasurvive pa. Ang tagal ng oras na kinumit pero sa likod. Kay, ano? Dark Willow. Para sa Dark Willow lang. Pero, yun lang. Wala pa pala yung Roshan. And, matadamay din naman. Sukuya mo loading. Kuya mo loadings, no? Oo, pero Pangolier, oh. May Manta style siya dito. Just to dispel sa mga skills na at silence na binabato rito ng HR. Uy. Oo, kala ko commit mo pa eh. Pwedeng-pwede humawal yung HR. Walang stampede dito yung Nemiga. Kaso wala na silang abutan. Kulang talaga sila ng disable. Oo. Kailangan nila, kailangan mag-basher dito ni Kuman maya-maya. Pero yun, magbabasher nga siya. Unahin niya muna AC. Kailangan yan. Unahin niya muna AC kasi kita niya kung gaano kasakit kanina yung damage na binigay ng Ursa sa kanya eh. Nung na-focus siya. Going for shard din, nalipayar din si, ano dito ha? Ursa? Si Ursa. Naku, sabog! Sabog ang mukha nung invoker doon. And dinahabol ngayon itong Ursa si Resolution. Let's see, Resolution bumalik, kasama si Kuman. Silence, oh, Soulbind, dito kay Ursa and kay Centaur, Sunstrike, hindi yan ang kasakit. Let's see, Zayak, nagpo-provide rin ng sustain dun sa may gilid with the seed. Zayak, Nature's Grass, pero mamatay siya dyan. And, naku yun lang, napilitan ng umangkas. There's Yangji with the classic combo. Of the tornado. Naku, dive back yata to. Delikado pa si Yangji rito. And Aincrad, yun lang, na-stun. Pero, where did they dito? Sa side ng Pangolier, ay sa side ng Nemiga. Nakuha nila yung Invoker, si Trent Protector, tsaka si Grimstroke. Tapos, na-force pa nila mag-buyback si Invoker. Tsaka, nakita ko rin yung ginagawa ni Lifestealer, medyo nakakaitot siya. Hindi niya alam kung sino yung papaloy niya kanina. Si Chosen One ba o si Ursa? Wala kasi siya masyadong damage din eh. Halberd din sa para kay Lifestealer. Swerte rin nung Ursa kanina, unang palo niya, nag-bash. Kaya napatay din nila agad yung Invoker. So Roshan, dapat i-contest ng HR kasi kung hindi, baka mabigyan ulit sila ng Nemiga dito. Pero Pangolier, going for BKB and Aghanim Scepter. Hindi ko kaya pa ng Nemiga to eh. Oh, kaya pa nga talaga. Oo, kasi yung Ursa, no? Yung Ursa na lang, yung Ursa talaga nag-ano dito. Tsaka yung, sabihin na natin Centaur. Medyo, no? Pero yung Centaur talaga. Oo. Let's see. Oo, iwiwalay din talaga yung HR. Tsaka hindi kaya ni Lifestealer makapag-entend sa Lifestealer, sa ano, sa Ursa. Oo. Nananakit din talaga siya. Kailangan pa nila ng enough damage. Na-hold din si Resolution kanina sa mid eh. I mean sa likod. Ni Pangolier.
Masakit dito mamaya yung panghuli kapag nagpumasok yung mga swashbuckle niya, no? Pag pumasok lahat ng disables nung ano, ay yung mga, o oh, tama, yung mga disables sa kayang i-provide nung, yung mga items niya, meron siya. Matik yan. Yung defusal, matik defusal naman yan eh. Pero, oh, uy, magkakasalubong. Face to face. Ayun na nga. Uy. Anak na balawi buwan sila doon. At delikado agad sa resolution. Hindi na lang. Nakapag-yul center. Pero may terrorize paglapag niya. Pero skuman, ang unang makakapatay dyan. Nadali niya agad yung center. Sir Sim. Nandito. Kay Aincrad. At patay si Rezo. Same as the Trent Protector. Hellscream. Kuman mo bigay ng double kill. Ah, si Pat, tingnan natin. Ayun, lalabanan niya. Itong si Aincrad. Sabayan sila rito. Ayun lang, ang ganda ng pasok ng Ursa. First hit bash. Oo. Swerte niya, laging ganun yung nangyari. Tsaka tingin ko, nakagalot, nakita mo yun, nakagalot ng mayo si Pangol yan. Ang aga rin kasi binigay dito ni Grimstroke yung kanyang Soulbind eh. Mm-hmm. Ay no, nung umiikot na si Pangol yan, wala na. Hindi na siya na-control ng Soulbind. Ang dami niya tuloy na gawang pambuboset. Tapos napilitan pa si Guman na try i-aim dito si Aincrad. Kaso, ang ganda nung, nung decision making dito ni Kiritich na wag agad dumalis. Mm-hmm. Parang in-observe niya pa yung nangyari kung pwede ba siya pumasok ulit. Diyos ko po, nagkatalo, na nagkatalungan na. Oo. At makukuha pa nga ata ng Nemiga to. Mga topang Betlords dyan, nanonood. Ilan ang ano nito? Kapag ano, kapag nanalo yung nakita, HR. Nakita ko kanina, times 4 daw eh. Times 4, no? Oo. Problema ta, ang ganda sana ng drop ng HR, kulang lang talaga sa disable. Naku po. Ursa? Naku, paano na yata to? Pa... nalipire na. Hindi, mag-aabi, ano na lang siya? Nag-abisa na lang, nag-change na lang ng abisa. Kanina, nalipire rin naka-queue sa kanya eh. Meron siyang 3k kanina eh. Hindi, magtutuloy niya yung ano, yung nalipire. May helm of iron will na siya eh. Bumili na siya ng helm. For that times 4, times nalipire. 3 sabi ni Brian Flores tsaka nila Gerald. Si Miles naman, times 4. Ayos ah. Lichon nga ah. Pain reservoir. Pero let's see, ito si Alex Sanchez, sabi, easy lang, HR yan, sabi. Audition yung ginagawa nila eh. Paasi-asi eh. Mahirap pag nawawala si resolution sa teammate eh. Ay, tatignan natin, may ano eh. May BKB na si resolution eh. Baka mag-iba ulit yung kwento. Ayun, nag-nullifier na lang uli siya. So, binaba lang niya yung Skull Basher. Okay. Binaba niya yung Skull Basher, hindi nullifier nakaakyat. Going for ano siya? Abisal. Problema pa sila mamaya pag hinabol nila yung Oracle na naka-Aeon Disc. Naku, sa kayo. Aeon Disc na yung ano, Oracle eh. Mahirap to, lifestealer. Bumili na ng item ha. May ano siya dito, nag-assault ka siya. Baka mamaya, pag namatay, madai back. GG na, pag ganun. Eh, madai back. Mawala ng buyback, sorry. Live odds, times 5. Mga comeback talaga, mayaman yung Urs eh. Ano ba? Uy! Oh! Ay! Man. Ayun! Napapagad yung agent ha! May effect pa ng shield crash eto si Aincrad. Let's see. Oh! Dalawa yung teamfight natin dito. Isa sa taas. And aray ko po, nabagsak na agad yung Grimstroke doon. And Lilis down, no buyback for him. Kapag cheese itong Pangolier. False promise na commit. False promise, kinumit na rin dito kay Chosen One. Kaso, nakasindi yung ilaw. Sunstrike. Will miss, pero yun na, nawala yung effect ng false promise. So si Chosen One, Orion Center, mamatay. Siya lang may buyback dito, hands not, walang pera. Oh. Pero pabor na yung suicide ng HR, kahit parang nakuha nila dito yung center, tsaka napap na nila yung Aegis ni Kuya Mo Ursa.
ano rin? Okay sana yung ginagawa ni Pangol dito sa likod. Binoboset niya dito yung apat na heroes ng HR para wala na, hindi na sila makahabol. Kaso nag-expire na yung ano eh. Nag-expire na rin agad yung Rolling Thunder niya eh. Dami na buboset ng ano, ng Pangol yun. Sabi ko na parang magiging katulad nung Game 1 to si Kuman eh, no? Pero ang ano rito, natatiming anong Pangolier na ano, na wala yung Soulbind, si, ano, si oo, walang, it's either nagamit na yung Soulbind or patay na yung Grimstro, kaya na nakakapamboset yun si Aincrad, no? Tsaka sa likod hindi niya makumitan kasi walang kakapitan si Grimstro, si ano eh, si Pangolier dun eh. Other side of the teamfight yung ginagalaw ni Grimstroke. Ay, ni ano, Pangolier. Lemuel Prudente, boss, pinansyon ng schedule ng DPC si Upper. Ano po? Wednesday, Thursday, and Saturday. Ayan, ang schedule. So, bukas meron tayong C. Ayan, C Upper. Ang laro ang bukas is Execration and P1 Attack. Kung tama ako, alam ko isa lang yung game bukas ng upper. Dalawang lower ata, tapos upper. Parang yun. Kailangan dito mahuli ng HR si Ursa. Pag napatay nila si Ursa agad, hindi na ano eh. Sure na sa kanila na yung teamfight eh. Medyo may hirapan na balik ta rin yung Nemiga ron. Ursa pa rin. Kailangan lang, oh, kailangan lang talaga nila mako-top guard yung Ursa. Ay, may basher na rin dito yung life stealer natin. Roshan will be up in a minute. 2 minutes. 2 minutes. Kaso hindi pa sure na 2 minutes yan eh. Hindi, 2 minutes dun sa first rotation and then yung susunod na ikot niya ng around 1 minute and 30 siguro. Pero Stampede na gamit agad. Let's see. Ayun! Yung inahanap namin. Kaso hindi naman nila napapunish. Eh, nakapag-roll up pa. So, medyo physical yan. Tignan natin. Hop! Nawala rin ang kakapitan. TP out! Uy! Na OG! Pero meron pa rin effect. Ayun na, nawala na. And then BKB. Let's see. Tamang right click sila dito. So, false promise pa. So, buhay yan. Walang additional damage for the side of, ano? For the side of Hellraisers eh. And na-commit pa yung exorcism. Mm-hmm. Pero mukhang masusulit naman nila yung commit ng exorcism kasi makakakuha sila dito ng ano. Makakakuha pa rin sila ng tower. Ay hindi, susukuhan na nila? Oo, nag-40. Hindi, pwede sana nilang attempt lang i-push yun eh. Wala rin naman kasing BKB si Pangolier. Kala ko parang kahit susubukan lang nila no, i-push man lang i-mid. Uh-huh. Kahit medyo delicate. Kasi pwede naman sila mag-disengage din agad eh. Yan. Ang Fnatic and Dilgan din ba bukas? Yan. Ayun yung hinahanap namin yung Soulbind. Kaya ano, kay... kay Pangolier. Ayun lang. Ngayon pa lang natin nakita, no? Basta ganun, hindi talaga makakapanarad yung isang Pangolier sa teamfight. Basta nandun yung salad sa buhay niyan si... sa Grimstroke. Isang ganun lang ulit. Pero Pangolier going for Agan Miss pa rin. Spell Prism, maganda kayo nan kay Pangolier. Uh-huh. Yun, binagay nga sa kanya. Oo nga. Fnatic Lilgan pala mga sir bukas. Alas 6. Execration T1 alas 3 bukas. Flicker? Kay Centaur siguro Flicker. Kanino bibigay? Kay Centaur na lang para marami siya pang debuff. Hindi niya, hindi siya agad require gamitin yung ano, yung Lotus. Makakabawi pa ata yung Hellraisers ah. Pero maliit lang din naman yung kalamangan dito ng Nimiga. It's a 4k gold lead lang. Diba? Ayan. Ano item dito ng Invoker? Magbo-vice? Ay hindi, maglilinkin siya. Ooh. Okay lang. Okay lang din, okay lang. Kahit medyo marami pang pop ng linkin na itong Nimiga. Okay lang ano? Goods lang. Umabot ata ng ano, sa minuto mahigit yung next respawn ng Roshan. Roshan, oo. Oh. Ayun, 36 seconds, oh, malapit na. Soulbind kay Ursa.
And dito kay Dark Willow, let's see. Pero ito na yung inaantay ni Ingrid ang mamboset dun sa teamfight. With this Rolling Thunder. Uy! Oh, nag-bash! Nag-bash! Yun lang. Pero ang sakit nung ano dito, Exorcism sa kanya nakatutok. There's the EMP. Ingrid, yun lang. Kinain yung ghost. Kapalisod, oo. 90 seconds is out, ha? Oo, oh, and sakto. Baboy na yung Russia natin. Pwede na kunin ng HR. Kulang ng ano, kulang ng 1K. Sakto, baboy na yung Russian. Pwede na secure ng HR na yun. May sparat na nila. Buhay na rito yung Russian and may duration pa ng exorcism. Ayun, wala na pala. Tsaka napaganda rin yung sa side ng HR kasi yung Rolling Thunder din ni Pangolier medyo maaga. Wala rin siyang tinamaan eh. Ah, ganun sa shard. Refresher. Pangasabang nga kay, ano, kay Resolution. Kasi mahina sila sa teamfight ngayon, wala silang EXO eh. Mm-hmm. Pero ayun pa yung Refresher Shard, yun lang. The Chosen One. Aray ko po! Diyos ko, Lords. Ngirat-cat na sana dito, abisal sa para kay Lifestealer. May kasama pang pag-tip si Kuman dito kay, ano, sa kanyang kakampi. Well played nga, yun. Kay Kuya mo, Lil Mielon. Oo. Pag hindi talaga sila nasasalot ng gulong ni Pangulir, nakapupunta sa kanila yung teamfight eh. Mm-hmm. And tierong 2 middle tower ng Nemiga, nakuha na rin ng HR finally. Kanina pa nilang ginugusto kunin yan. Mm-hmm. TNC boss, 15 pa ata. Yan, yung nagtatanong doon sa level ng TNC. Ang OG naman is, I think, secret. Bukas yata, alam ko bukas din yun eh. Ano na ba ngayon? Alam ko uli kong chinek yung ano, bukas din nila kalaban yan, May 8. Diba? May 8? Oh yun nga, May 8 nga. OG vs Secret. Tagulo rin sa Europe ngayon eh. Dahil yung mga top teams yung season 1, nagkakaano eh. Talungan. Nasa ka ba eh, oh? Alliance na nasa class, natalo pa. Nagkakatalungan din. Hindi naman sa nakakatalungan, it's just that yung lumalaban na ngayon yung mga lower half at saka walang ano ngayon. Diba yung Secret na dominated yung buong series, ay yung buong season 1? Ngayon, ilan sila? I think 2. Ito ata. Aray. Stereo. Oh. Oh? Bago. Okay, mabubugaw sila dito. Oho. Pero mukhang atem pa rin yata nila to. Maram, tatabang sila, may ages sila eh. Aegis Cheese plus the Refresher. So, mahaba-habang exorcism ang maano nila dito. Ang matatanggap nila. Pero maganda ang high ground defense dito ng ano. Malakas naman. Dark Willow, Ursa, Pango. Mabilis lang an. Kaso nabaliktad na nga, di ba? Kanina yung tingin ko, 4K lamang yung, ano, yung Nemiga. Tapos ngayon, nandito na yung kalamangan sa side ng Hellraisers. Ayan. Mabilis nang makaka-reposition dito yung Pangolier. Meron na siyang dagger. Reposition. Hindi niya natinuloy muna yung Aghanim Scepter niya. Pero ang problema dito, wala siyang buyback ah. Walang buyback Pangolier natin. Ilang ano yan? Ilang... Ba't ako wala yung ano? 1K? Wala yung mga last hits din denies. Hindi ko tuloy makita kung may buyback. Sa akin yung buloy. Nasa meep merp kasi yung akin. Yun sa overlays natin, ayan. Kailangan ko pa mag-altab. LS and the Ursa meron, pati yung Death Prophet. Invoker, may buyback and yung troll. Ay, troll. Trent. Troll, tuloy. Ayan, meron na ulit sa akin. Eh, teka lang, pila dyan. May ayusin lang ako dito. Nasa, ano? Sa... What the heck? Sayang, kung alam lang nilang walang buyback yun, no? Pwedeng umakyat yung ano eh. Pwedeng umakyat yung... Hellraisers dun, no? Let's see. Ah, wala. China talaga yung nakalagay. Man? Uy, sakit nun right click damage dito ni Ursa, ha? Pero op, na-disarm. Meron pa silence from the Phantom Embrace. Naku, yun lang. May Aghanims na pala eh. Itong si Ursa Aray! Naku, yun lang nabaka si Resolution. And si Young, G. Kaya may mga buyback yan. Let's see.
Kuman. Pilit niyang lumaban dito sa tatlo. Op, naispataan yung Grimstroke. Ikaw, kanina ka pa nang boboset sa akin, ha? Ayun na, buti nakapag-break. Kaso, mag-isa na lang to. Wala nang kakampi. Na si wala pa rin kakampi, si Grimstroke lang. 16 stock ng Pure Swipes. Oo. Aegis will be pop. Let's see. Rage TP, abot ba? Nakasurvive. And dito naman sa kabilang side. Nag-abol? Nag-gamit na naman ni, ano, ni Grimstroke. Sobrang haba ng teamfight, yung Grimstroke. Nakadalawang gamit na ng Dark Portrait. Yung unang Dark Portrait, kay Ursa niya ginamit eh. Yung pangalawa, dito na kay Pangolier. Pangolier talaga is the key to victory para sa side ng Nemig, ha? Kita mo naubos yung ano, yung Invoker tsaka Death Prophet dun sa may ano, oo. Tsaka yung mga effect nung ano. Sa may sundot niya, dun naubos yung Invoker tsaka Death Prophet eh. Tsaka wala yung Grimstroke, diba? Ang layo ng Grimstroke, nasa taas yung Grimstroke. Mm-hmm. Nung bumaba siya, nung pinilit niyang bumaba, nakita siya ni... Pero ito na naman. Pero ito na naman, Rolling Thunder. Kakat. May gem yan eh, wala kang takbo. Rolling Thunder, sabay preno, with the roll up. Nako, kailangan na mag-buyback rito ng Treant. Ayun, nag-buyback na nga. Kuman, trying to defend this tier 3 middle tower. Ayun, buhay na siya, no? 20 seconds pa. May refresher by Dead Prophet, ha? Let's see. Refresher cheese. Stampede committed. Ooh, na portion Stampede. Lang. Boots na, parin dito sa side ng HR kahit paano, na-depensahan nila yung kanilang high grounds. Although na commit dito yung buyback ni Sayak. Pero tingin ko okay lang as long as mabigay niya yung OG niya mamaya eh. Pangolier. Kailangan talaga nilang mapatay ito. Ito na naman. Yup. Uy! Nice! All bite! Ang ganda rin ng tornado. Kasi kung mga BKB. Yung ano dyan, and Abyssal sa dalawa. Pero oh, false promise. Ganda naman. Ang false promise rin dito kay Pangolier. Deafening Blast. Nag-connect. Pero si Chosen One lang ang magiging biktima doon. And kanya-kanyang out muna ang mga tropa from Nemiga. Ay, grabe. Ang ganda nung ano doon. Ang ganda, ganda nung pagkaka-soulbind. Tsaka, ipit talaga sila ron. Kita mo, parang iskinita yung pinag-teamfightan nila doon sa may staircase banda. Kaya yung battery ng Spellstein Boker, walang problema eh. Isang lugar lang eh. Nako po. And doon may buyback naman eh, itong si Center Warrunner. Diba? Tatagal pa nga ata ito. Lakas sila humahing rounds pareho eh, no? Pero susubukan nila ngayon dito sa baba. Meron pa bang exorcism ulit? Nagamit na ba yung shard? Hindi pa. Hindi pa nagagamit yung refresher shard. Naiskinita sila dun. Pero ito, refresher shard nga. Ayan, pilatch. Pwede pa nilang... Kaso tingin ko, hindi na nila gagamitin yan eh. Uh-huh. Hintay na lang nila mag-cooldown yung exo. Mabuhay na rin kasi exo yung center eh. Ayos yung ginagawa ni Sayak dito ah. 1 minute na rin. Pero mag-heart of Tarrasque din yung ano natin. Yung Death Prophet natin para kumunat. Kumunat din siya rito. Albertas magba-vice invoker. Ayun yung magandang item na makukuha mo. Vice. Para pag na-voice niya si Ursa, pwede niya lang chok-chokin agad. Chok nga nito. Yung Ursa, no, nakapenta ka na, meron ka pang may leveler pa. Pwede niyang pag-switch din, switch ng switch lang mamaya. Pero ano, kahit ano mangyari dito, sobrang, well, ano, sobrang commendable ng ginagawa ni Aincrad na kahit sobrang countered yung hero niya, nakakakita pa rin tayo ng magandang plays coming from him. Pero Aghanim Scepter, malapit na kay Ursa. Bibili niya na bagat to. Pagkatiyan, para kahit maabisal ka, makakapag-enrage ka. Mm-hmm. Hindi magiging ganun kasakit yung kalmot sa'yo ng Ursa. Ay, ng ano, ng Lifestealer. Meron grabe din siya nga. Grabe na yung Mega, underrated. From close qualifier, from open qualifier. Oo.
No, hindi naman mapupunta yan dyan kung ano eh, kung small fry yan eh. To top 2 ng ano? Top 2 ng lower division. Top 2 ng lower. Pag naging consistent yung performance nila dito sa lower division natin, may malaki yung chance nila na makalaban nila yung mga tier 1 teams sa may upper division next season, di ba? Hindi, kaso wala nang next season eh. Dahil next na TI na eh. Hindi, alam ko, ay! Ano yung sinabi sa akin nito? Dalawa lang ang ano, dalawa lang ang ating ano. Tinanong ko si Tenjan eh. Ang sagot niya sa akin, next year daw. Ah, ayun din lang hindi ko pa alam eh. Yun nga eh, yung tanong ko nga dun sa lower division. Kaya ano eh, kaya tinanong ko siya kasi hindi ako sure eh. Pero wala nang pangatlo kasi susunod na nito TI na eh. Dahil matatapos tayo ng mga around third week ng May. And then magkakaroon ng pahinga, mga sabihin mo 2 weeks para sa majors. Mm-hmm. Then after major, 2 months, sakto 'yon mga magpe-prepare ng mga oo, mga magpe-prepare ng mga passport in ano, August, mga palipad nila ng ano, around August, 'di ba? TI naman is ano eh. TI season is at around August lagi. Pero ito, Russian is up. Ano ba laman ng Russian natin? Pang-apat na yata. Oo. Oh, pang-apat na. Teka. So, kompleto sa Ricardos na yan. Oh, may aga rin scepter ano ulit, treasure shard. Pabor na pabor makuha ng HR yan para may exorcism sila ulit. Pero Kiritich, kinukulit niya na. Uy! Uy, inkuman. Pati ito si Ursa, Diyos ko doon na sila. Naging replay pa nga si Ursa doon. Aga rin scepter na rin yung pangko nila, ha? Yun lang, nasayang ano. Bakit ko maganda na sa teamfight yan, pero makukuha ng raid yan. Or mapapatay nila yung Roshan, nasa na yung AG? Wala makakuha! Ayun! Nakadampot ang patay agad siya rito. Even yung Pango. Naku, buti na lang nakapag-swash yung mga out. Pero nasa labas si Young G. So, resolution. Makakapatay siya dyan. Zayak, he just took down Kiritich. Even, ano, sino to? Si Chosen One. Namatay na naman. Ang ganda ng pagkaka-exorcism, nakita mo, di ba? Wala na nakakakuha ng Aegis. Sobrang na-focus sila sa pagkuha ng Aegis kasi hindi nila makita. Kita mo naman, di ba? Siksikan eh. Ikaw rin, di mo makita yung Aegis eh. Hindi mo alam kung saan nakalabag. Dahil doon, medyo, pati si Chosen One, na-focus sila sa pagkuha ng Aegis. That gave enough time dito kay Resolution na kainin nila yung exorcism niya. Diyos ko, nasunog sila doon. Nakapatay pa si Hailscream doon, pero wait lang, masyado atang malalim eh itong si Puman. Ngayon na natin. Ako po, sir, wala ka. Yun lang, wala kang Aegis. Wala kayong Aegis. Anong ginawa? Yun lang. Shadow umahasin. Ano yun? Nagkahanap. Na-force naman nila yung may mga nag-buyback. Oo, apat nag-buyback. Apat. Okay lang yun. Kinain nila exorcism kanina. Nangatog sila lahat eh. Hirap talaga labanan ng multo. I can't even see my hero. Hindi nga rin makita yung Aegis kanina eh. Bramble Maze, may naka-Lotus, may umiinaw na False Promise, may dalawang hero na nagsapakan. Nakatingin na lang ako dun sa may, eh. Nakatingin na lang ako dito sa may, anong tawag dito, kill chart na lang ako nakatingin eh, dito sa kaliwa. Tinitingnan, sabi ko, ang nakapatay Radiant eh. Sino makakakuha? Walang ako makuha. Tapos kinakabang hinahanap nila Aegis, kinakain nila exorcism ni Death Prophet, pero ito. Oh, Tornado EMP, sa Cold Snap, let's see. Makaka-out naman ito sa AP. Mapapatay yan eh. Sayang. PK, 3.7. So, saan napunta yung mga shards at saka yung ano? Ayun na, hindi ko na rin nakita yun. Diba? Hindi ko na rin nakita kasi sobrang gulo na talaga ng teamfight pero try ko hanapin dito. Wala, nagamit na rin. Nagamit na rin ata. Kasi sino man nakakuha, nagamit na rin. Yung isang cheese na yan, yun yung kanina ban cheese ni ano, yung resolution eh. Magkadigit yung dalawang carry, di mapindot yung Aegis. Yung lifestealer ata ang nakakuha. Kasi wala siyang ano, may ilaw yung scepter niya, pero wala naman siyang aganim scepter. Hindi naman siya nag-aganim sa blaze. Ay, oo, yun. Siya nga nakakuha yata. Ay, siguro parang right-click ka na lang yun eh. Pabilisan na lang mag-right-click kung ano mapulot mo, yun na yun eh. Ano mapulot mo, no? Oo, basta may napulot ka kesa wala. Kasi yung center, ayan o, meron siyang scepter, tsaka yung pango eh. Pabilisan mag-click yun. Ang tatanong ko naman sana sa'yo, Mike, kanina. Ano? Enchanted Weaver kasi yung hawak niya, no? Ni... Yung Invoker. Tapos si Troll, nasa kanya yung Timeless Relic. Tatanungin pa naman sana kita kung sa tingin mo yung... Yung lagay nun, yung dalawang yun. Pagpapalitin mo o hayaan mo lang na, ano?
na timeless relic yung na kay ano, kay Zayak. Enchanted. De, ito ah, yung true strike kasi no. Naalala mo yung ano? Naalala mo yung team fight dito sa may triangle camp ng HR? Mm. Ang nakikita ko rin si Invoker, ano na talaga siya, ito, pumapalo na rin talaga siya eh. Kaya siguro kinuha niya na rin dito yung Enchanted Quiver. Para may magical dam, may extra magic damage siya kahit paano. Legit ah, yung ano, yung naipit sa skin nito yung Nemiga. Si Invoker doon, dapat nagbibito siya ng spell, naka-alacrity siya, pumapalo din talaga siya. Kaya ayan, siguro kinuha niya na yung ano, yung Enchanted Quiver, tapos yung Timeless Relic, dito binigay kay Trent Protector. Kay Trent. Inisip ko kasi maganda rin kasi yung may ano eh, yung... Pero ano ah? Enchanted Weaver yung... eh, diba? Magic damage, saka True Strike yun eh. Tsaka itong ano, Timeless Relic, maganda kaya na yun kay... That Prophet. Oh, mas masaganda. Oh, pero wait lang ah. Uy, agal ito ah. Kasi mga kalimata itong si yun oh. Nabisan. Nabisan. Kinakalmot dito ni Kuman. There's the Soul Bind. Soul Bind na gamit, kahit walang katabi, solo bind lang. Pero mabilis na rin na nata. Ayun, kumapit. Let's see, 40 seconds para dun sa next Soulbind. Let's see, Resolution. With this Exorcism, yun lang, dealing the damage dito sa mga barracks or sa mga structures ng ano, ng Nemiga. Oh, Heritage. Pinipilit niyang ano, pinipilit niya pa rin labanan dun si Kuman. Hindi nga lang siya pinapansin. Good route. Pero yun na. Nakakuha rin ang objective yung Hellraisers. Kanina pa nila gustong gawin yan eh. Oo, first barracks ng game natin, nakakuha na rito ng Hellraisers. Kaso mabilis lang sila ulit makaka-highgrounds ha. Wala nang tier 3 towers itong Nemiga. Open na yung kanilang jungle, yung kanilang barracks. Tsaka maga rin kasi yung pagkakaikot ni Pangolier kanina eh. Nakita mo na, susubukan niya sanang di na umangat yung HR. Nakabisal bait pa siya. Pero, ano next item ng Lifestealer natin? Ah, mag-i-scuddy siya. Ano bababa niya rito? Peace Boots. Baba niya na yung Peace Boots niya. May open wounds na rin siya dito. Uh-huh. Mag-amplify na rin yung kanyang Lifesteal dyan. Yung Grimstro, kuha itong paldo ah. May shard na, may ano pa ah. Mm-hmm. Oh, grabe rin naman pala mag-gold yung Trend Protector. Dalawang overgrowth na rin siya dito. Ayan, item check tayo. Si Lilmialon, mayaman din ah. Pagkala dyan sa item check. Agrim Scepter, tsaka Psych of Vice. Abang Yangji naman, tingin ko refresher na rin si Yangji. Uh-huh. O kaya, may, wala ba siyang Aghanims? Aghanims na rin. Para, o, oh, si Yangji. Build niya na Aghanims. Para overgrowth, cataclysm sila. Eh. Diba? Goods din yun. Ando? Palitan niya na yung earn niya rito. Wala na tong earn na yun eh. Hindi niya naging base eh. O, oh, wala, hindi niya natin nuloy. Mas kailangan niya yung BKB agad kanina eh. Kasi hindi siya nag-BKB dun, hindi tatagal tong game natin. Pero guys ha, lagi siya mamatay. Almost ano na lang ha, 3 minutes. Tier 5 items, lalabas na. Tier 5 items. Ang kailangan gawin dito ng HR is, ma-zone out nila or mabugaw nila kahit papano itong HR. Once they... Uy, no, Hex! Tipper na Hex! Pinakakalmot na yun dito ni Akuman. Itong tower lang, tower lang. Ha? Let's see. Hintot, masyado na namang malalim. Buti na lang, naka-bubbling out siya doon. Let's see, there's a terrorize. Pero lahat yung mga yan naka-BKB and boom at fighting for his life is down for the count. Tingnan natin kung magbabuyback yan. Resolution naman. Eto, with this exorcism, trabaho lang yung kanyang mga multo. And let's see. Hindi na makaangat yung ano, yung ursa. Alam niyang pag nagkamali siya, baka mawala bigla yung false promise, mamatay siya. Ang ganda rin ng pagkaka-overgrowth ni Trend Protector doon. Na-control niya yung Pangolier na umiikot. Pero ito, successful naman yung ginawa ng HR doon, although namatay yung carry nila, nakuha naman nila yung melee barracks. Ang hirap dito na, ano, for Nemiga, nape-pressure yung, no, hindi sila makakilos ng maayos kasi nape-pressure yung baba nila, so kailangan may mag-depend na isa. And 2 minutes na lang, sabi nga natin, magkakaroon na ng tier 5 items. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan silang makaangat para makapag-jungle sila na once mag-hit ng 60 yan. Diba? Ma-even or kahit pa paano, meron silang, ano, may panlaban sila dito, may fighting chance sila. Kasi lugi na sila sa structures eh. Wala na silang tour eh, wala na yung rocks yung baba. Tsaka yung pressure din, nandito sa side ng HR eh. I mean yung tower, yung creeps pressure, nasa kanila pero Oh,
Solo bind. Bang! Strike. Grabe yung pinapatay yun ang sarili niyong illusion, oh. Oo, oh, labanan sila nung ano, nung... nung Dark Portrait. And Maga... Roshan will be up in 1 minute and 20 seconds. Oh, magandang makuha rito ng Lifestealer Village yung Stygian Desolator. Yeah. Para pwede niya alisin yung Deson item niya, tapos gawin niya Skadi. Mas kumunat siya at dumami oh, HP niya. Skadi yung naka-queue sa kanya, yun, oh. Oo. Oh, para maalis niya yung ano yung Desolator. Stygian Desolator yung maganda nila makuha na neutral item. At dadasal niya na lang, no? Ano ba mong magandang item maliban sa Stygian, ano, Desolator? X-Match, yun, ano? Lang para sa kanya talaga, damage eh. Stygian Desolator talaga eh. Pangulir? Pangulir, pwede siyang makakuha, no? Dispel Prism na to, okay na to eh. Pero kahit okay si Stone lang sa atin. The Resolution. Okay, Giant String? And let's see, naku po, yung Grimstroke na ipit sa gitna ng labanan. Buti nakapag-force na, pero nahabol siya dito. Ang mga miyembro ng, ano ha, ni Miga. Hop! Soulbind. Wala pa rin ha, aray ko po. Aray ko po, Kiritage. Sige, kalmot sila dito. And buyback will be committed by the Grimstroke. Hop, Deafening Blast. Radiant, ano na pala yun? Radial Deafening Blast na. Grabe yung ginagawa ng Grimstroke! Opo! Hindi rin nila, no? Oh, yung Grimstroke doon at napatay din nila etong si Centaur na nakapag-force din ng buyback. Oo, oh, hindi nila rin, ano, magalaw si Lifestealer kasi walang pumapasok na damage eh with this Halberd. Si Usa, ayun, kakaano lang, MKB lang. Oh. Walang pumapasok na damage kay Ursa tsaka magandang ginagawa ni Grimstroke. Diba, nagano siya, nag, tawag dito, Dark Portrait. Yung Dark Portrait niya, pinofocus niya kay Oracle para mabaksot si Oracle. Classic, no? Oh, ito, ito na. Book of the Dead, nakakuha. Itong si Lifestealer, Pirate Hat, para kay Zayak. Book of the Dead. Pirate Hat. Sa kanya, pwede yan. Attack Speed. Hat. Kaso damage yata gusto niya eh. Apex. 75 to. Pwede kay Lifestealer yan. Malas, malas. Balista yung nakakuha. Ayun lang, walang gagamit sa kanila nyan. Walang gagamit nun. I think mas maganda. Cloak of Flames lang yung gamit dito ni Death Prophet eh. Pwede niya palitan. Siguro sa kanya na yung ano. Asan yan? Yung Book of the Dead. Ay hindi, kay Invoker binigay. Hindi, yun tama. Yung balista binigay kay ano. Yung balista binigay kay Death Prophet. Attack range. Yung okay. Apex binigay kay... kay Lifestealer. Mas lalong makuna to. Yung Book of the Dead. Oo. Uy, Necronomicon units, oh. We missed you. Timeless Relic, and then... eh, Ninja Gear. Hindi na nila inano yung, ano, yung Pirate Hat. No? Ganto, habang nagtiteamfight sila, yung Book of the Dead din Invoker nagpo-push. Eh, pwede yun. Pwede yun, pwede yun. Oo. Oh. Titeamfight sila, tapos yung Book of the Dead nagpo-push. Dalawang Necronomicon yan, eh. Oo. To, may smoke... ay, hindi. Smoke tuloy. Ninja Gear lang pala yun. Ninja Gear lang. Hindi nila yun ano yung Pirate Hat. Naka Ninja Gear si ano, si... sino to? Si... Grimstroke. Grimstroke, oo. Ah, maganda niyang gawin dyan. Ganun lang ulit. Nakapunod sila ng Seer Stone. Sabi ko nga, ayan, maganda yan kanina. Seer Stone. Gayahin lang ni ano, ni Grimstroke si The Ursa. Tapos focus kay Oracle. Giant Sling kay Ursa. May Rapier na rin yan, ha? Oo. Eto, lalaban sila dito. Diyos ko po, nalusaw si Zayak doon. And magbabuyback ata yan, yung Exorcism na gamit na rin. Si Lodi Cake, sinahabol siya dito ng mga multo. Pero meron pa tayo isang teamfight dito with Pangolier. Nasundot nila. Itong HR, no buyback. Dieback dun. Dieback yung dalawa. Let's see. Doon at... uy, yung Invoker! Yung Invoker kinangat dito ng Orsa with the Rapier. And patay din Invoker. Nagbuyback na rin siya. Center War Runner is down. Let's see. Resolution, hinahabol na lang nila etong si Pango. Oop, bago maka-roll up. Na-silence, there's the Sunstrike. Patay yung Pangolier dito. Buyback agad, kailangan mag-depend dun baba. Mm-hmm. The turnaround coming from HR. Ang tanong, makakontest ba nila tong Roshan? Yung Rapier, yung Rapier, tsaka Giant's Ring. Up yung Exorcism, ha? Ayun na, Exorcism ginamit na. Kalahati na lang din yung HP. Anong gamit ni Pango? Spell Tracing. So, dalawa lang yung ano. Hindi meron din silang Apex.
Yung kung sa kinakatkat dito si Resolution. And Resolution, kapag BKB, makakapag-out. There's the Shiva's card. Roshan! Napatay na naman ang Regan. Sino makakakuha? Diyos ko po, yung Musa pa, yung nakakuha nun. And si Lodi Cakes, nadali na sa Resolution. Tignan natin kung makapay ba? Or not? Diyos ko po, Kuman, tatlo na yan. And patay din. Even si Hellscream, I think nakaagan yung Scepter na rin. Oo. Nung unang teamfight pa lang, nakaagan yung Scepter na dito yung Dracmilo. Kaya nasusolo ka niya rin si Sayak. Ayun, siya yung dahilan kung bakit nag-dive back dito yung Koyma Sayak. And that's gonna be a 4-man hero down para sa side ng HR. Pwede na sulitin ng Nemiga to. Subukan nila mag-high ground sa side ng HR. Masyado nang masakit. Masyado nang masakit. Masyado nang nakakuha pa siya ng Aegis. Siya pa yung nakakuha. Masakit na rin yung ano? Masakit na rin yung Nemiga. Madami na pumapalo sa kanila, pati si Dracquillo. Pag nagdami siya din to si Dracquillo, makangatog talaga dito yung ano, yung side ng HR. Saka ano eh, maganda rin yung pagkaka-hold nila kay Resolution doon sa may Rosh Pit banda. Napalo-hold nila. Teka, napilito mag-buyback dito sa Resolution. Pero yung live stealer, hindi ah. 64 seconds para sa kanyang ano. Para sa kanyang exorcism. Tapos 73 seconds for his pressure orb. Gusto ko sumigaw sa ganda ng teamfight kasi hindi ko magawa. Baka yung auto ko, baka ba iyak bigla. Soulbind? Sunstrike? Soulbind din sa ano? Tamang bawas-bawas lang. Kulit-kulit lang dito kay Ursa. Mm-hmm. Pero mukha nga tara. Anong ginagawa nung ano doon, nung Dark Portrait? Hindi kumikilos. Mm-hmm. Tamang lakad-lakad lang, pero HR still doing their all. Their best. Okay. Yun lang, nawala yung duration. Lalagyan niya sana ng... Bago nila kumuha ng objective! Ang tagal nila makuha. Meron din yung threat. And the Hex. Pero yung ano ha, Dark Willow. Oh, pumasok yung ano. Pumasok yung Pangolier, tingnan natin. Uy, terrorize, madadodge. Yung Swashbuckle, dealing the damage. And let's see, sige. Si Rezo! Takot po si Resolution! Ayayay! Yun lang, makakatakot. Pero yung Rocks buhay pa rin. Oh my God, natatakot. Uliwanag. And, Odin, numbers yung Oracle dito, so wala magsisave, and buyback gagamitin agad. Pango, and Ursa with the Soulbind, pero no power for them. Chase, pero buhay pa ha, buhay pa yung ano. Chase lang nila pala, oh yung base nila, chase lang nila, hindi yung chinese. Alala, nakawin na. Wala yung Oracle, sino muna nakawin? Okay, nandito na si The Chosen One. Isa wala silang pangat. Oo, ang dami rin nasasayang na skill dito sa Anemiga. Nasa-touch dito yung terrorize natin. Tsaka ibang skill na lang, yung Cataclysm ha, medyo lumiwanag ang buhay ng HR. Grabe, yung Dark Willow pala may daladalang balista. Ang bagal nila mong objective. Oh my God. Hindi nila yung team. Hindi, mababagalan talaga sila mong objective, may living armor eh. Yung Ursa rin, hindi manono, hindi niya ma-push talaga yung barracks. Ang ganda rin yung pagka-hold na ginagawa ng HR talaga. Uy, may agad yung scepter na dito yung... Red Protector natin, so may Eye in the Forest na sila. Hindi, kinikinig lang talaga ako. Hindi ako makakinig ng mais kasi naiihina ako eh. Nakapusta daw. Nakapusta daw sa... Kinikinig lang ako. Ayoko na mag-analyze. Gusto ko nila sumigaw eh. 67 minutes and counting tayo mga sir. Gusto po. 67, ongoing. Road to 80 minutes yata to ah. Yung mag-bumid dyan kanina, hindi, kaya na yan, kaya na ng Hellraiser siya, Nemiga na to, ngayon hindi na natin alam eh. Pero, if you look at it, yung structures, lamang na lamang. Oo, yung pero, Hellraiser. Gusto ko ito pinatcha, yung gagawin ng Dark Willow, mag-MKB. Sino mag-MKB? Si Dark Willow. Kailangan lang ng ano eh, ng damage si Dark Willow, tapos mabilis sila makakapag-barracks eh. Si Dark Willow, si Dark Willow na lang. Oo. Hindi, okay lang at para kahit... Hindi, ano yan eh. Dalawa yung magagawa niyan eh. MKB para sa barak, syempre may damage din siya, di ba? So makakapag-barak siya. At the same time, pwede rin siya dumamage sa teamfight. Di ba? Tapos mamaya, mag-crystallize na lang ang ginagawa nila ng iba, no? Daedalus agad. Mayaman tayo. Ah, Daedalus, oo. Daedalus na, sorry nga. Ang problema, hindi sila makaangat eh. Saglit lang silang makakaangat pagka ano nun, napoporce silang bumaba kasi wala na silang ano, wala na silang lanes eh. Oh my God. Katulad dito, pinipressure ni Invoker and ni Grimstroke yung baba. Yung tsaka yung ano?
Sige, yung trending ko, teka lang ha, magtatanim, pre-cam lang ako saglit ha. Ah, sige, go lang. Go. Yung trend may Aghanims na rin. So, meron na siyang Ice in the Forest. Nakikita mo ba yung mga tinaniman niya? Kanina nga. Yung sarabi buong lane ko. Sa top lane, no? Yung buong lane ng top lane meron. Kitang-kita. Pero, oo. Uy, tingnan natin ha. Good yung ginagawa ni Chosen One. Makakahabol naman si Chosen One sa teamfight kasi may Boots of Travel level 2 na siya eh. Ayun o. So makakahabol siya sa teamfight if ever na magkagawan na. Tsaka ano kasi, yung teamfight kanina medyo nadedelikado yung Nemiga eh. Habang ina-attempt nila basagin yung barracks dito ng HR, yung mga creeps ng HR sa baba, auto-push. O kaya hindi sila ano eh, hindi sila makalaban eh. Kaya nagiging nangyayari dito sa Nemiga, 4v5 sila eh. Ito diba? Talaga kasi yung ano. Kailangan ano eh, kailangan may maiwan na isa sa base eh. Oo. Pero gusto naman, si makakabal naman talaga si Center kasi level 2 nga bits of travel niya eh. Pero si Ate Morose, ano, medyo 2 minutes pa. Oo, nagbubugawan sila dito. So alam nilang walang ano ha. Bang! Alam nilang walang tawag dito, Dark Portrait. Oo, pero Dark Wheel. Ginamit sa Orse. So mga side silang dyan. Mabutan niyo ito Invoker? Hello? Cameraman? Sir! Pangilang Roshan na pang-anim? Saku yun! Uy! Yun lang! Yun ang pinakamagandang ginawa dun! Walang buyback! Nemiga, walang buyback! Medyo nagkasim! Ah, hindi magkaka-buyback. 50 seconds. 50 seconds magkaka-buyback. May pera yan eh. Kinawa niya yung ano? Kinawa niya yung outpost eh. Outpost? Oo! Ayun, nakita tuloy siya. Pero wait. Still de, content. Ano, kailangan lang niyang i-hold. Aray. Oh, okay. Sakit to. Pangnipo niya no ha. Ni Intrad at napatay nga niya rito yung Grimstroke and immediately nag-buyback din agad. Oo, oh, pero sino naman ang mag-pressure ngayon ha? Tingnan natin. Hop. Uy, nag-bash. Tabisag. Eh, naku po. Nadali etong si Intrad. Let's see. Hop. Ayun na naman yung shield crush niya. And naku na matay etong Pangolier. Pero yung Dark Willow dun sa likod. Reso! Dito. Walang buyback yung Pangolier. And Center Warana, Chosen One, lumalaban. The false promise. Kaya ba? Naku po pati yung move sa HBS no. Aray ko po. Aray. Pito pa buyback. Oraki. Dieback. Ano rin yan? No buyback din. And Chosen One, napilitan na rin siya mag-buyback dito. Kailangan nila mag-buyback dahil yung base. Ginagot na. Ng creeps. Ginugulo na ng creeps. Oh. May kakampi yung Hellraisers. Anda kaya, 6v5! Anda, ano eh, panalo sana yung namigay. Mm-hmm. Tsaka ano rin, hindi rin nag-success yung pagka-hold nila kay Resolution. Nabuhay pa, nakahinga pa, nakapag-exorcism pa at nakapag-spirit sa Ibon. Diyos ko, anong gagawin nyo ngayon? Wala kayong kakampi sa side ng Nebiga. 3 versus 4 sila ngayon. Pabuhay na yung Invoker. May Boots of Travel ba yung Invoker natin? Eh, pwede niya bilhin yan. Ay, hindi. Lakad na lang. Kunin niyo na lang outpost dito sa baba. Diyan ka na lang mag-TP para safety. Pag ito, tumama, ah. Yung Divine Pillage nasa Lifestealer. Nasa Lifestealer pa. Nakalimutan ko na lang may DR, eh. Oh, pero, ay. Oh, kasi parang walang damage, yun, oh. Parang kailangan matagal na... Kaya ng, ano, kung baga kahit sabihin mo may DR... Malalaki na kasi talaga yung damage natin ng Lifestealer. Pero bumili ulit ng ano, panibagong divine si Kuya Mugursa. Huh? Ah! Ko po, yung Deadpool Tower, nag-iisa na lang, ilan ang HP niyan? Mega na yata, Pilage! Mega na! Yung mega! Diyos ko! Tingnan natin. Eta, GG yata! Patay na rin yung Tier 4! Focus! GG push! GG po sila dito, fortification, tingnan natin. Pero si Chosen naman, no? Pinipilit niyang i-depend dito. Parang Cleveland lang, ha? Dependaland, tingnan natin. Ala, this is Dota! Nakakalmot siya nito ni Kuman. Oh, Invoker, kumukuha na rin ng damage doon, and I think that's it. GG! Ay, tatawag na rito. Ay, nakatay na rin yung ano. The top 1 versus top 2 dito sa ating lower division ang magwawagi ang HR. Pinapatunayan lang nila na kami pa rin ang pinakamalakas dito sa ating lower division. Well played pa rin para dito sa Nemiga. Grabe yung mag-perform yung Nemiga rito. Nakakakirig yung laro natin. Ay, nanonood pala si Eugene. Teka lang. Eugene, may itatag ako sa'yo. May itatag kita din sa chat. Alam mo na kung anong gagawin mo. Tinag kita. Ayan. Gusto ko magano. Kinikilig na ako. Naiihi na ako kanina pa. Teka lang ha, gusto ko lang makita kasi yung mga items natin eh, para may masita eh. Ang ganda rin ang pagkakahold na rin ng last teamfight sa side ng HR. Ah, yan!
masyado silang na-focus sa pag-hold kay ano eh, kay resolution, kaso na kayo nga si resolution eh. May naka- mga doon sa ano, scoreboards ha? Sorry. Ay, naka-scoreboards na ako. Ay, no? Na. Nahulog din yung divide niya, enough na yung damage. Kami nagtatanong kung ano yung mga item, ano yung neutral, ayan. And tsaka ano, low, ano ah, gusto ko rin yung highlight, yung pagiging low-key ni Grimstroke, na pag nagka-dark portrait siya, kunyari, di ba nagde-defend sila, tinatayo niya lang muna yung dark portrait niya, tapos pag nagkaroon na ng gulo, at cooldown na ulit yung dark portrait niya, kukopay niya ulit yung oras, tapos ipapangat niya rin si Loading. Kasi kuya mo Loading, hindi makaposisyon ng maayos, tsaka yung mga, ano niya kasi, tawag dito, mga false promise niya na pipilitan niya na ibigay kay the chosen one eh. Kaya pag times na kailangan na ni Kiritich yung false promise, hindi na maibigay ni Kuya mo Loading. Grabe yung laro, no? Mm-hmm. Grabe yung pinakita ng Nemiga dito. Well, at kung ganyan naman ang ganyan yung talagang yung linaro nila, di ba? Maano mo talaga na well-deserved sila sa ano, no? Na napunta sila sa... MVP Rezo to. Rezo kaya Kuman MVP. Grabe, nginangat niya ni Rezo ng mga multo. Yung sakin ang ano doon yung Grimstroke. Kasi hindi mananalo yung Hellraiser sa mga teamfight kung wala yung Grimstroke talaga. Promise. Pero kudos pa rin sa ano, kudos pa rin sa Nemiga. Kasi hindi ko talaga na-expect na magiging ganito kaganda yung performance ng isang Pangolier with the Grimstroke na counterpick. Sobrang ganda ng pinakita nila. Kasi alam naman natin eh, 'di ba na 'yun nga eh, yung Pangolier is magiging ang hard counter sa kanya is yung si Grimstroke. Pero na-manage niya na ano na magawa yung trabaho niya and patagal yung laban for ilang minuto to? 73 minutes. Ah, Diyos ko. 73 minute oh, game. This is and, Dota. Captain siya, full pack item niyo, 'di ba? Mm. Parang tingin ko nga kinulang, hindi naman sila kinulang sa ano, no? Sa? Hindi naman sila kinulang sa neutral item. Sa mo, Apex. Hindi naman. Giant Swing, Ballista, Searstone, no? Sadyang nagkabaliwan na lang talaga kasi, paano na eh? Pagandaan na nang bigay ng skill yun, tsaka pasok yun eh. Mm-hmm. Kaso, ayun, Hellraisers nga talaga yung umangat kasi kala, kung kala mo 5v4 na, magiging 5v5 ulit kasi may Dark Portrait na lalabas eh. Hello guys, I'm here. Grabe yung play ano natin, yung dalawang team natin na to. Pinapatunayan lang nila na sila talaga yung nasa top 1 and top 2. Uh-huh. Mm, pero yun ang high series natin. So meron pa tayong ano? Meron pa tayong next series. Ayan, ang next series natin is... Nabi versus Windstrike. Ah, hindi. Ay, Windstrike ba? Oh, Windstrike versus Nabi. Upper division tayo. Upper division naman tayo ng si Ayas. Ayan. So Windstrike versus Nabi. And then mamaya meron pang Gambit. Tsaka Pakcham. Gambit, tsaka Pakcham. So, hintay-hintay na kayo dyan mga sir. Pero again, ayun na nga yung ating first series dito sa ating lower division. Hellraisers versus Nemiga. Makukuha ng Hellraisers with a 2-1 score. And kami ang inyo naging caster. This is Sir Mike. And this is Pilaj. Magpapaalam na kami. See you next series. Nabi versus Windstrike. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.